Good morning! Ngayon ay araw ng Webes, August 1, 2024. Time check ngayon po ay alas 5 na ng umaga. At narito ang unang bagsak ng balitang gigising sa inyong umaga. Nag-resign na sa Department of Trade and Industry si Secretary Fred Pascual. Kinumpirma kahapon ng Presidential Communications Office ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Pascual na magiging epektibo sa Biyernes, August 2, 2024. Ayon sa PCO, muling babalik sa private sector si Pascual. Nagkausap na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Secretary Pascual kung saan tinanggap na nito ang resignation ng kalihim. Sa ngayon ay wala pang impormasyon ng PCO kung sino ang susunod na papalit bilang DTI Secretary. Posibleng bumili sa 4.0 hanggang 4.8% ang maitatalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Bata ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan ilan sa mga factors na posibleng makaapekto ang mataas na presyo ng kuryente, gayon din ng gulay, karne at prutas. Dagdag pa rito ang mataas na presyo ng langis. Base sa nakaraang report ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 3.7% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Bahagya itong mas mababa kumpara sa 3.9% na record noong Mayo. Batay sa inilabas na datos ng Commission on Elections o COMELEC mula sa Election Registration Board o ERB hearing noong April 15, 2024, umabot na sa kabuang 5,505,191 ang deactivated voters sa buong bansa. Pinakamarami sa mga na-deactivate ay dahil bigo silang bumoto sa nakalipas na dalawang magkasunod na halalan. Umaabot ito sa 5,100,519, samantala ang ibang kadahilanan ay wala pa sa 5,000. Kaugnay nito, patuloy na nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa ating mga kababayan na magpa-reactivate habang may panahon pa. Tatagal ang voter registration kasama ang reactivation ng record hanggang sa September 30, 2024. Isusulong ni Senator Joel Villanueva na maging prioridad ng Senado ang panukalang batas na layong ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa at parusahan ang mga lalabag dito. Ayon sa Senador, kailangan maisabatas ang POGO ban para matiyak na hindi na makakapasok ang mga ito sa mga susunod na administrasyon. Layon din itong mapigilan ang impluwensya ng mga POGO sa eleksyon sa susunod na taon. Kung bibigyan niya ng pagkakataon, iaapila mismo ni Senator Villanueva kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad ang anti-POGO bill. Sa ilalim ng Senate Bill 2752, mahaharap sa 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong ang mga operator ng POGO at multa na 100 milyong piso. Bukas din ang senador na maisama sa panukala na mapasa kamay ng gobyerno ang mga POGO hub na ginalugad ng mga otoridad. Maaari ho kasing buhayin ng susunod na administrasyon yan. Imagine kung yung mga local government units, yung narinig natin sa national level, nakasangkot dito, baka sa susunod na election, majority na ng member ng Senado, ano na po ng POGO, no? Backed up by POGO. Binigyan din ng Presidential Security Command na bahagi na ng kanilang trabaho na masiguro ang seguridad at kaligtasan ni Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni PSC Chief Major General Nelson Morales na mananatili silang committed at professional sa pagpapanatili ng seguridad ng Vice Presidente. Ipinaliwanag rin ito na subunit na ngayon ng Presidential Security Group ang Vice Presidential Security and Protection Group. Ang Presidential Security Command, ang dating Presidential Security Group na pinalitan ng pangalan bunsod ng isinagawang reorganization. Iniyayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang sospek sa war on drugs ng Duterte administration. Humingi na rin ang ICC sa Interpol na maglabas ng blue notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Senator Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspect sa madugong gera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong ma-monitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes, kapag pumunta ang mga ito sa ibang bansa, ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maaari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice na sinasabi ni Trillanes. Isinailalim na sa state of calamity ang ilang mga bayan sa Cavite bunsod ng kumalat na oil spill sa mga baybayin doon. Sa Facebook post kanina ni Cavite Governor John Vic Remulla, sinabi nito na apektado na ng oil spill ang mga bayan ng Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate. Bukod sa state of calamity, nagdeklara na rin ang Cavite Provincial Government na no-catch zone sa lahat ng uri ng shellfish sa kanilang lugar. Kasama na rito ang mga tahong, alimasag, alimango at halaan. Sa video na ibinahagi ni Governor Remulla, makikitang patay na mga nahuling alimasag doon na inihinalag dahil sa oil spill. Kaugnay nito, mamamahagi naman ang provincial government ng relief goods sa nasa 25,000 mga mangingisda na apektado ang kabuhayan bunsod ng tumagas na langis na umabot na hanggang sa Cavite. Inirekomenda ng mga otoridad na ilagay sa state of calamity ang probinsya ng Bataan dahil sa epekto ng oil spill mula sa motor tanker Terra Nova. Ayon kay Bataan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office Chief Arvin Katipon, may nagsusulong na ideklara na ito sa lalawigan dahil sa mga nakitang resulta ng trahedya sa karagatan. Sa kasalukuyan, mahigit 17,000 na mangingisda na ang naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Patuloy namang minomonitor ng Department of Health o DOH ang kalagayan ng kapaligiran sa nasabing lugar. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakakita sila ng improvement sa sitwasyon dahil wala sila umanong nakukuhang reports ng mga illnesses na konektado sa nasabing insidente. Samantala, susunod sa GMK News. Paano kalang gawing legal ang paggamit ng medical marijuana sa bansa? Magre-resulta sa mas murang gamot. Ilang miyembro ng U.S. Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA darating sa bansa upang tumulong sa oil spill response sa Limay, Bataan. Abangan na ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa natin kasama sina Joshua, Ira, Celine, Ian at Tini. Thank you, Kath and Nell. At happy viewing po sa lahat ng ating mga kasambahay na nanonood ngayon dito sa... Good Morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami uli ngayong Webes para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napaparoon niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe! That's right! That's right! At marami na ang gumagamit ng e-cigarettes bilang alternatibo sa paninigarilyo. Pero alam niyo ba na maging ang vaping o ang paggamit ng e-cigarettes o vaping devices ay masama rin sa kalusugan ng tao? Bakit ito mapanganib at ano-ano ang harmful chemicals na taglay nito? Yan ang ating alamin mamaya sa Now You Know. Natawa ko sa pagpiyok ko. Sound check lang yun. Kasi bagong gising. Tama. Sabi niya nagbibinata ka. Congrats! Para naman sa mga kasangbahay natin na may planong pumunta at mamasyal sa bahay.
Baguio. Meron kaming i-recommend sa inyo na must try na restaurant. Uy, gusto namin yan. Natiyak na masusulit ang punta ninyo. Isang patunay nga dyan ay ang blockbuster na pila ng mga customer na gustong kumain dito. Parang ito yung gusto nating kainan nga noon. Ay, ito, nagpulag ako. Ayun. Masarap naman. Ah, kung saan yan, abangan natin mamaya sa food trip. Si Tini pa lang ang nakatry. Nakatry na ako. May share ako dyan na interesting na kagamitan dyan sa kanilang restaurant. Ito naman mga kasambahay, isang exotic animal lover naman ang itatampok natin sa ating pet talk ngayong umaga. Kung sino siya at kung anong exotic animal ang ipakikilala niya sa atin, abangan natin yan mamaya. Yes, ilan lamang yan sa mga abangan ng ating mga manonood ngayong umaga. But in the meantime, magbabalik tanaw muna tayo sa kasaysayan. Taong 1774 nang madiskubre ng English scientist na si Joseph Priestley ang oxygen sa pamamagitan ng pagsasagawa ng experiment para malaman ang properties na nasa hangin. Balikan natin ang kanyang naging kasaysayan at kung paano niya ito natuklasan, ang chemical element na ito, sa ating Today in History. August 1, 1774, sa araw na ito ay nadiskubre ng English scientist na si Joseph Priestley ang chemical element na kung tawagin ay oxygen. Si Joseph Priestley ay ipinanganak sa Birstall Fieldheld, Yorkshire, England noong March 13, 1733. Nakapag-aral siya sa Daventry Academy at umani ng edukasyon sa philosophy, science, languages at literature. Kalaunan ay naging kaibigan niya ang American scientist na si Benjamin Franklin na humikayat sa kanya sa pagsagawa ng eksperimento tungkol sa electricity. Kaugnay sa kanyang naging research ay inilathala ni Priestley ang aklat na may titulong The History and Present State of Electricity. Dahil dito ay nahalal siya upang maging miyembro ng Royal Society of London na naging daan upang magsagawa pa siya ng iba't ibang eksperimento. Mula 1772 ay sinimulan niyang pag-aralan ng properties ng iba't ibang airs o gases gamit ang isang aparato. Naobserbahan niya na kapag inilagay ang daga sa isang jar na kulang sa hangin ay mamamatay ito, ngunit ang kandila naman ang ilalagay doon ay mag-aapoy ito. At noong August 1, 1774 ay nadiskubre niya ang oxygen at tinawag itong dephlogisticated air. Pero noon pa man, kahit wala pa yung word na oxygen, di ba? Nasa Biblia na yan, yung hininga ng buhay. Kumbaga, talaga nakakatawa kasi makikita natin na yung Bible talaga, ano talaga siya, scientific din, di ba? Talagang true totoo science. Siya, true science talaga siya. Sabi nga, nakakatawa daw yung story kung paano na-discover kasi dalawa talaga silang naka-discover niyan. Pero independently, yung isa si Carl Wilhelm Scheele, kung tama ako ng pagkakasabi din sa surname niya. Tsaka ito nga si Joseph Priestley. Pero si Joseph Priestley yung nabibigyan ng credit kasi siya yung unang nag-publish nung kanyang findings. Tapos yung word pala na oxygen, ang ibig sabihin niya, oxy, meaning acid, tapos yung genes, Greek word siya, genes or henes, ang ibig sabihin niya ay producer. Acid producer. Now we know. Tsaka aside sa oxygen, marami rin siyang na-discover. Actually, hindi ko na-memorize. Pero yung mga terminologies is yung nitrogen dioxide, tapos nitric oxide, tapos yung sulfur dioxide, siya rin yung naka-invent. So aside sa oxygen, ang dami niyang na-invent. Kaya nga sinasabi na siya rin daw yung sinasabi nag-lay ng groundwork or yung foundation sa modern chemistry na siya yung isa sa mga kumbaga sinasabing pillars na naiambag sa chemistry. Kaya, tsaka imagine oxygen, di ba? Ikaw yung maka-discover nun. Eh, napaka-common nun, di ba? Kaya ang cool. Kapag tinanong ka, anong discovery? Oo, anong pinakaalam oxygen. Mo na ano, di ba? Pag sa science, una mong mababanggit niya pag elementary, oxygen. Diba? Tsaka, di ba, ang dami namang roles din talaga ng oxygen when it comes to respiration. Mm-hmm. Tapos yung photosynthesis, tsaka yung ngayon, yung paggamit natin sa kanya, industrial, tapos medical use, ang dami niyang nagagawa. Yung isang nga sa pinaka, yung pag-treat ng mga respiratory problems, yung oxygen therapy, parang nabanggit na rin sa atin ito ni Doc Bani. Tsaka yung sobrang curious kasi niya sa about sa fire, kung paano daw nakaka-produce ng fire, o di doon yung nalaman, ang malaki yung malaking factor ang oxygen para makaproduce ka ng At hindi lang yun na, ito para sa mga kasangbahay natin,
natin na may problema sa ano pagkakalma. Alam niyo ba ng oxygen? Ayan. Kasi di wala ko kayong tinuturuan ng breathing exercise. Yes. Yes. Ang nakakatulong talaga to help us calm down is yung oxygen. Mm. Na-discover ng mga scientists na yung oxygen daw, sobrang ano effective niya sa pagpapakalma ng mga tao. Kasi yun yung ginagamit ng brain, 20%, para mag-release ng mas maraming neurotransmitter. Ang tendency, mas kakalma ka, tapos mas magiging happier yung feeling mo. Kaya kapag nalulungkot tayo, na anxious, natatakot, mag-breathing exercise, kulang sa oxygen, kaya para kumalma ka. Amazing. Kaya pala sinasabi kapag ganun kalma, pinapainom din ng tubig. Oo, kasi ba H2O? Yes, kaya yun din yung sinasabi ng mga scientists na mas magaganda daw yung mental well-being ng mga tao na nakatira sa probinsya na mayroong magandang simoy ng hangin. Okay, saan tayo mag-relocate? Charot. Nag-relocate? Madaming ang use. Kasi iniisip natin, oxygen, ano lang yan, panghinga natin, usually yun lang eh. Pero, sa lahat ng, kung iisipin mo, lahat ng mga bagay ngayon or machines na nangangailangan ng combustion, kunyari, makina ng sasakyan, yung mga, lahat din ng processes involving steel, metalworks, pag-welding, paggawa ng mga bakal, kahit anong bakal, lahat yun gumagamit ng oxygen. Kailangan ng oxygen. May mga iba na gumagamit ng concentrated oxygen para dun sa combustion na yun. Kasi kung wala, di ba, isip, naalala mo, pag kunyari, yung kandila, tinakpan mo, mamatay kasi walang oxygen. So, isa yun sa mga uses ng oxygen na kung hindi natin na-discover ngayon before, hindi magiging posible nga kung pa natin napapatibay yung mga bakal ngayon. Pati ngayon, may ozone therapy. Yung oxygen therapy, ozone therapy yung sinasabi nila. Tapos yung pag-aaral natin sa ano natin, sa atmosphere natin, sa ozone natin, dahil din yung na-discover natin yung oxygen before. Tapos na ano din, may role din ang oxygen sa pag may antibacterial pala, antibacterial properties yung oxygen na ginagamit siya for water treatment. At saka alam ko, hindi lang sa tubig eh, meron siyang yun nga, antibacterial properties niya na kung sa iba't ibang bagay pwede siyang gamitin as ano, disinfectant. Na alam ko nga, parang merong parang panlaba or hindi ko alam, detergent na ginagamit specifically para sa mga stains na oxygen ang gamit, hindi siya bleach. Yan ba yung ano, oxalic acid? Hindi ko lang sure, pero may oxy siya. Baka pwede rin. Pero yun kasi ginagamit ng mama ko minsan kapag may stain sa mga puting damit, binababad dun. Mm-hmm. Tapos, pumputi siya. Tapos, di ba, alam natin yung isa pang pinaka, alam ko yung parang staple sa mga household, yung hydrogen peroxide. Mm-hmm. So, dahil may oxygen, peroxide. So, isa din siya sa mga magandang cleaning agents din na akala ko si pang sugat lang yung hydrogen peroxide. Ibig sabihin, antibacterial nga kasi nilalagay yung sugat. Diba? Parang hindi natin na-realize na akala natin para sa panghinga lang natin itong oxygen. Pero napakarami ng news. Yeah. Pero isa sa parang na ano ko, ako naman, hindi naman ako chemist eh. Pero bakit kaya sinasabi na kung kunyari na tumatanda tayo, diba? Kailangan natin ng antioxidant. Parang nag-oxidize. Parang nag-oxidize tayo. So, nag-oxidize. Paano yun? So kailangan cool, konti lang yung oxygen para hindi tayo masyadong mag-oxidize, para hindi tayo tumanda. Parang imposible yun. Kaya nga, di ba? Parang diba? Tanong natin kapag meron tayong mga guest, no? Bakit nga ba antioxidant natin yung tawag? Tama. Hmm. Mahigit isang dekada na mula nang i-introduce ang vaping o ang paggamit ng vaping devices at e-cigarettes. At ngayon ay dumarami na ang gumagamit nito, lalo na ang mga kabataan. Pero alam nyo bang lubhang mapanganib ito sa kalusugan? Kung bakit, alamin natin sa Now You Know. Alam niyo ba na ang unang electronic cigarettes o e-cigarettes ay na-develop noong 1965 at taong 2007 nang ito ay ma-introduce sa North America? Ang e-liquids na inilalagay sa vaping devices at nagiging usok na nilalanghap ay may taglay na nicotine, propylene glycol, glycerin at iba pang ingredients. Nicotine ay isang highly addictive na toxic substance na nakapagpapataas ng blood pressure na maaaring mauwi sa heart attack. Ang vapor naman ay natuklasan na nagtataglay ng lead, cadmium, nickel, formaldehyde, hydrocarbons,
at marami pang mga kemikal na nagiging sanhi ng lung disease at cardiovascular disease. Sa naging ulat ng Centers for Disease Control ng Estados Unidos noong February 2020, mahigit 2,800 ang kumpirmadong naitalang kaso ng e-cigarette o vaping use associated lung injury o EVALI at 68 sa mga ito ang namatay. Nagpapaalala naman ang World Health Organization sa mga pinuno ng mga bansa na umaksyon upang mapigilan ang pagtaas ng vaping o paggamit ng e-cigarettes at vaping devices na lubhang nakasasama sa kalusugan ng tao. Kaya mga kasangbahay, piliin ang maging healthy at iwasan ang makasasama sa kalusugan. Now you know! Ganon din, ano, e-cigarette at vaping. Kasi sinasabi nila na from smoking tobacco, di ba? Sabi nila mag-switch daw sila for healthier na ano, healthier options. Alternative o options kaya mag-e-cigarette sila. Pero same thing eh, kasi may nicotine. Tapos yung mga iba't iba pang mga harmful chemicals. May nakita nga ako dito kasama yung cadmium. Cadmium, carcinogen siya. Toxic sa kidneys. Tapos yun, makaka-cause ng cancer. Tapos may lead din kanina, which is hindi naman para dapat sa mga katawan. Yung mga chemicals din na nabanggit kanina, parang sa mga ano yata, pang mga machineries, ganyan. Tapos imagine lalanghapin mo siya. Plus yung nicotine, addictive. So talagang sisirain yung katawan mo habang bata ka. O, diba? Tapos nabalitaan nyo ba yung unang case natin dito sa Pilipinas na namatay dahil sa pagbe-vape? Ano siya, wala daw talagang bisyo to. Maliban lang dun sa pagbe-vape niya, I mean, hindi siya tobacco, hindi siya nag-aano ng tobacco cigarette, hindi nag-iinom. Tapos pumunta na lang daw dito sa PGH, tapos chinek nung doktor kasi nahihirapan siyang huminga, tapos ubo ng ubo. Tapos nung chinek yung lungs niya, puti. Tapos nung chinek nila, puro daw mga chemicals. Tapos yung mga chemicals na yun na galing sa vape, yun din yung nag-cause ng heart attack. Kasi ang kinamatay niya, heart attack. Ilan taon yan? 22 years old. Sipin mo, 22, imagine. Ganun. Tapos like yun na sinasabi, yung sinabi mo kanina, na parang sinasabi kasi nila healthier na option na daw to kaysa doon sa tobacco, cigarettes. Ayun nga, wala pang 10 years na meron nung vape. So talagang hindi pa natin makikita siguro talaga kung ano yung magiging epekto nun sa atin. Kasi ilang taon pa lang din talaga siya sa market. So, wag na nating hintayin. Lalo na sinasabi na ng mga doktor, di ba, na hindi talaga siya rin safe. So, siguro, mas safe lang siya ng konti dun sa tobacco cigarette, pero hindi talaga siya safe para sa atin. So, makinig tayo, no? Wag nating hintayin na may mangyari pa sa atin, tsaka lang tayo titigil. Baka kasi yung iba na pe-pressure din, like, sa mga barkada nila. Cool, eh. Parang, cool down. Sila, kasi ngayon yung itsura ng mga vape, kala mo hindi na siya yung parang sigarilyo talaga. Kasi yung iba parang nakakwintas na lang. Tapos, yung iba, merong mga flavors pa sila na sinasabi. Ito, parang chocolate flavor, strawberry, ganyan. Dito masakit sa ulo. Oo, so parang sinasabi nila lesser daw yung nga yung toxins naman daw noon, hindi naman daw talaga. Parang friendly pa daw sa katawan nila. So parang baka nagkakaroon sila ng kulang sila sa information, kulang sa awareness na yung pinapasok nila sa katawan nila, hindi naman tama. So, tsaka yun nga yung sinasabi ko na baka peer pressure lang din. Pagka ganun po, kung alam nyo namang mali, doon kayo pumalig sa tama. Makinig kayo doon sa mga sinasabi po ng mga medical, ng mga specialista natin. Kahit sa government din naman, pinapaalalahanan tayo na vaping is not healthy para sa ating mga katawan. May misconception kasi na pag sinabing vape, vapor, naisip natin yung mga steam, parang gano'n, di ba? Eh ako kasi, ikain ako before eh. So parang di na ako bago doon sa mga pag-nebulize. Yung steam naman din hinihinga mo doon eh. Pero iba kasi yung vape kasi hindi siya tubig eh. Hindi siya galing sa steam ng tubig na binoil. Oil, alam ko parang, hindi ko alam kung ano talaga exactly ah. Pero, parang oil siya eh, na merong scent or flavor scent. So, hindi siya tulad ng tubig na kapag hininga natin. Tayo nga, pag nakahinga tayo ng tubig, eh, masakit sa baga, di ba? Parang nauubo ka nga kapag ka nasamid ka ng tubig. Eh. So, hindi talaga meant yung baga natin para pasukan mo ng iba, kundi hangin lang na oxygen. Di ba? Eh, pinag-usapan natin kanina. Tapos, ikaw, papasukan mo na kung ano-anong chemical na parang, eto nang binigay na ng Diyos yung kailangan mong hihingain. Tapos, dadagdagan mo pa ng something na hindi naman dapat talagang hinihinga. Kaya talagang,
kapag ka nag-deviate talaga tayo dun sa natural na, kumbaga naturalesa talaga, nakikita natin yung problema, tayo din yung mag-rip ng mga ginagawa nating pag-modify kung, sa kung ano-anong bagay. Tsaka sa pollution na meron tayo ngayon, lalagyan mo pa ba ng... Kulang pa ba? Diba, kulang pa ba ang pollution pa sa baga natin, diba? Huwag na natin dagdagan ng kung ano-anong mga chemical. Tsaka to encourage din siguro yung mga nag-iisip na parang mag-quit na sila kasi nagkakaroon na rin naman nga ng maraming news na ganyan na merong mga hindi, walang health benefits itong pag-vape, ano? Kasi meron ako napanood na isang ano siya, content creator, tapos umiiyak siya kasi previously nag-quit siya mag-vape, tapos parang nafe-feel niya na gusto niya bumalik. Pero kasi meron na siyang lung injury, so may respiratory problem na siya, so parang hindi niya alam kung yung addiction niya nga dito, gusto niya bang ipagpatuloy or dahil kasi meron na siyang sakit, iko-compromise pa ba niya yung health niya. So dun sa mga natatakot na ipagpatuloy yung pagko-quit nila kasi parang nafe-feel nila meron daw mga withdrawal symptoms, ganyan, na parang feeling nila nababaliw daw sila, ganun. So, huwag po kayong matakot kasi, ano yan, parang first step din yan sa pagiging healthy ng inyong mental health at ng inyong mismong katawan. Huwag po kayong, hanap din siguro kayo ng community na tutulong sa inyo na, magsusuporta sa inyo na mag-quit na talaga sa pag-vape. At sa mga nanonood ngayon na hindi pa talaga gumagamit yan, huwag nyo nang subukan. Kasi mahirap pag umabot ka na nga sa addiction, ang dami mo ng mga kakaharaping problema, mahihirapan ka na lalong mag-quit. Kaya, mas maganda yung wag na nating i-try, wag na nating kahit isang beses masubukan to kasi kapag baka hanap-hanapin ang katawan natin, nakakatakot. Oh, naalala ko rin dito yung sinasabi ng mga kakilala kong smokers na para isa sa mga proseso sa pag-stop nila sa paggamit ng smoking nila, ng mga cigarettes, ganyan. Ginagawa daw nila, kunwari ayaw na nila ng cigarettes, gusto na nilang tumigil, magsiswitch daw sila sa vaping o e-cigarettes. After nila dito sa e-cigarettes, parang from there sa e-cigarettes vaping, doon na sila magsa-stop. Meron kasi ang ginagawa, hindi naman talaga sila nagsusmoke ever ng cigarette, pero nag-vape. Dahil nga sa na-mention din ni Ira na isa sa mga influences is environment. Yung kumbaga pag nafe-feel nila na lahat nagve-vape na makakatrabaho nila. Parang may parang may pressure na something na hindi ka belong, may mga ganong feeling daw. Kaya pag may mga smoker akong nakakausap, sabi nila, kung hindi ka naman nagsisigaret talaga before, bakit ka magvi-vape? Anong purpose? Yeah. Kasi ang sinasabi nila, parang ayun yung second stage para mag-quit ka from cigarette, tas magvi-vape ka, tas after mo mag-vape, parang ayun, doon ka natitigil. Eh, ang ginagawa nga nung iba, yun na-mention ko na, hindi naman talaga nagsusmoke, pero nagbe-vape. Hindi yun. Kasi ayun yung, parang part ng proseso sa pagtigil, yung vaping dapat dadaan ka. Hindi siya yung parang, akala mo, gagawin mong hobby, yung pag-i-cigarettes. Kaya, iwasan natin yan kasi napakasama sa kalusugan natin. Saka yung mga nagbuga ng buga yan sa public places, naiinis talaga ako sa ganyan. Nga. Minsan talaga hindi ko napipigilan, sinasamaan ko ng tingin. Kasi hindi nga ako gumagamit ng ganun, tapos bubugahan mo ko niyan, di ba? Respeto na rin. Diba, respeto na rin dun sa mga hindi gumagamit nito. Na dun kayo sa mga proper places gumamit. O kaya dun din kayo sa smoking area. Sama-sama. Share-share na lang kayo dun. Share kayo ng hangin nyo dun. Bugahan kayo. Pero eto, lipat na tayo sa ating Cristiano drama. May tanong ako sa inyo. Meron ba kayong kakilala na palaging Bida-bida. Morning. Yung tipong masasabihan mo na, wow, daming alam ah. Ikaw na. Ganun. Meron ba kayong kilala ngayon? Nauna ka pa sa first talaga. Oo. Pero through time mo kasi malalaman na ganun eh. Parang hindi ka agad. Pero kasi minsan, meron. Pagkakilala pa lang. Di ba? Parang mahangin talaga eh. Yung gusto ng spotlight. Yung parang ganun. Oo, matatangay ka eh. Kasi dito sa ating Cristiano drama, ganyan ang ugali ni Rolly Ben sa kanyang mga kaibigan. Palagi nagbubuhat ng sariling bangko. Pero hanggang saan kaya niya kayang panindigan ang kayabangan? Panoorin natin. Nakamiss talaga rin yung high school days natin. Okay. Pero may iba akong mga tol. Grabe din yung issue ngayon sa Manila Bay tungkol sa white sand. Ang daming tutol. Daming tumututol doon. Eh, paano? Mukhang di naman yata nakonsulta yung mga kinakulan dyan eh. Ganun. Kaya tingnan mo, ang daming gagalit. Cards. Alam nyo, tanong natin kay Boss Ben. Boss Ben, ano bang masasabi mo tungkol sa issue ng white sand?
alam nyo, yung issue na yan sa White Sand ng Manila Bay, tutol ako dyan eh. Oh, tutol. Unang-una, masama yan sa kapaligiran dahil sa crushed dolomite. Dolomite, boss. Saka, harmful yan sa mga tao. Saka, sa marine life. Dahil, pinag-aralan ko na yan. Wow, galing mo talaga, Boss Ben. Iba ka talaga. Ganun pala yun, ano? Well. Ah, kaya pala sila tutol. Baka talaga, Boss Ben. Siyempre naman. Dapat kasi, hindi kayo nahuhuli sa mga current events. Oh, nga pala, mga tol. Last year, nagpunta kami sa Hong Kong. Sa Hong Kong? Oo, ang ganda pala dun. Sana makakuha tayo ng murang ticket para tayong lahat makasama. Oh, maganda dun eh. Maganda yung pumunta dun. Hong Kong? Hong Kong ba ka mo? O, ba't napunta ka ba? Ilang beses na ako nakapunta dun. Hindi naman gano'ng kagandahan dun. Para lang yung Quiapo na nininisan. Pero di ba meron din namang ibang mga lugar sa Hong Kong na maganda din? Sana makapunta rin ako sa Hong Kong. Nako, wag na. Ako na lang magkikwento sa inyo kung anong mga makikita doon. Galing talaga ni Boss Ben. Iba ka talaga. Alam mo, ang dami mong nalalaman tsaka ang dami mong nakakating na mga lugar. Well, ganun talaga eh. Iba ako eh. Oh, meron. Sabihin ko kayo kung kailan ulit yung training namin. Magagamit natin yun, tol. Yun? Sakto. Ah. Rescuer? Rescuer ba ka mo? Certified rescuer ako eh. Rescuer? Dati kaming nagka-training ng mga yan. Oh. Paano? Yung bandaging, oh. CPR, mouth-to-mouth resuscitation. Ang dali lang yan. Easy. Mag-set tayo ng araw. Ako nang bahala magtuturo sa inyo yan. Ganito, schedule ko yung sarili ko. Sabihan niyo ako, ha? Ha? Ako, Boss Ben. Ako, in ako dyan. Gusto ko yan. Sige. Uy, gusto ko rin yan. Gusto kong mag-aral ng rescue. Oh, Boss Ben. Ngayon ko lang nalaman na malurong ka pala sa rescue. Ano pa hindi mo alam? Yun nga eh. Hindi ko alam kung ano pang hindi ko alam eh. Alam niyo sa may palengke ng Malabon? Oo. Oh. Sa tulay, pagbaba mo, kakanan ka. Tapos makikita mo na yung tindahan nila doon. Nako, sobrang sarap nung pansit. Teka. Pansit? Pansit ba ka mo? Magaling ako magluto ng pansit, boy. Ba? Wow. Ang daming alam ni Talaga boss. Ba? Ang daming alam ni boss, ah. Ay, so, pansit lang eh. Alam nyo ba, yung lolo ko, may pansitan. Kaya doon ako natutong magluto. Wow. Saka, sa pansitan ng lolo ko. Oh. Doon kumakain yung mga sikat na artista. Mm. Kala nyo ba? Tindi naman pala. Ibang klase talaga yung lahi nyo to, la. Kaya, pagluluto ko na lang kayo ng pansit. Huwag na kayo pumunta doon. Gusto ko nun. Grabe, ginutong tuloy ako. Ito ka nga, pagluto. Oo nga, ako rin eh. Parang gusto ko ng pansit. Boss Ben, baka pwede ka naman, magluto ka naman. Oo nga. Medyo sumasakit yung kamay ko ngayon. Sa ibang pagkakataon na lang, ha? Ganun ba? Sayang. Sayang naman? Sad kumain. Ganun ba? Nagugutom na ako eh. Ah, tol, nagugutom ka? Oo. O, ito. Kain ka muna. Pamatid, gutom lang. Salamat, Max, ha? O, sige. Share muna ako. Balik din ako kagad. Sige, ha? Salamat, ha? Ganun, boss. Bato, ba? Grabe ka, boss. Ayan. Boss, babe. Inupit talaga. Ibang klase talaga yung kaibigan natin. Bre, mo, marunong na mag-rescue. Magaling pa magluto ng pansit. Sa ko nakakita. Uy, Cardo, ano nangyayari sa'yo? Uy, Tol! Ano? Ano nangyayari sa'yo? Bubulunan si Cardo. Ang gagawin natin? Uy! Teka, tubig. Kuha ako ng tubig. Uy, Boss Ben, di ba certified rescuer ka? Tulungan mo! Teka lang. Tubig. Teka lang. Boss Ben, ano ginagawa mo? Nabubulunan na, oh, namumutla na yung tao. Ano ginagawa mo dyan? Teka lang. Tulungan mo si Cardo! Boss Ben!
ano? Uy! Boss Ben! Uy, Haredo, Haredo, Boss Ben, ano namang ginagawa mo dyan? Isa sa iyo! Mga tol, hindi talaga ako marunong. Uy, nano! Wala, ano nangyayari dito? Max, si Haredo, hindi makahinga. Sinubunan ang buo yung tinapay mo. O, ba't walang ginagawa si Boss Ben? Hindi nga namin alam, kanina pa mamatay na yung tao, pinanonood lang eh. O, sige, tumabi kayo. Tayo. Max, yung kinakain mo. 1, 2, 1, 2, 1. Tol, pakuhanan mo na ng tubig si Cardo. Tol, ayos ka muna po, Tol. Relax, ha? Ayos lang yan. Ay. Akala ko mamamatay na ako, eh. Mas Ben, wala ka namang ginawa. Oo nga. Akala ko ba nag-train ka ng ano, rescue? Tubig. Ano ko muna, Clarks. Mga tol, may sasabihin ako. Di talaga ako marunong mag-rescue eh. Ano? Saka tungkol sa white sand issue, wala akong alam dun. Ano? Saka, di pa talaga ako nakapunta ng Hong Kong. Wala talaga akong, wala akong passport. Ang totoo niyan, hanggang Quiapo lang talaga ako eh. Isa pa, hindi talaga marunong magluto ng pansit. Kaya, pasensya na kayo ha. Nako, bakit ka naman nagsinungaling sa amin? Alam mo, hindi mo dapat ginagawa yung mga ganyang bagay. Tingnan mo yung nangyari oh. Paano kung di dumating si Max, di namatay na tong si Cardo? Oo nga. Siguro, pinaglalamayan na ako dito. Alam mo, sabi ng kuya ko, hindi dapat tayo magyabang. Kasi ang dulo ng kayabangan, kahihiyan. Oo nga eh, nakakahiya. Ay, Boss Ben, huwag mo na ulitin yan. Pero okay lang, masaya na kami. Umamin ka ng maaga. Sana may natutunan ko ngayon sa araw na to. Hindi ko talaga to makakalimutan. Sana magkakaibigan pa rin tayo, ha? Oo naman. Di ba nga ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat? Kaya, pasensya na talaga sa inyo, ha? Puso ko'y tugtog ng tugtog sa tibok ng pag-ibig, malakas ang puno, yumuyugyog. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating na ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Kawikaan 11-2. Yan po ang ating Kristiyano drama, mga kasangbahay. Napanood po natin kung paano napahiya si Rolly Ben sa kanyang kayabangan. Kaya tatanungin naman natin ang ating mga kasangbahay na nanonood ngayon sa ating Facebook and YouTube Live. Kung meron kayong kaibigan na ubod ng kayabangan, paano nyo siya pakikitunguhan? Palagi nyo bang tatanggapin lahat ng sinasabi niya at kukonsintihin siya? Kung pagsasabihan nyo naman siya, paano kayo makakatiyak na makikinig naman siya? O baka naman kapag hindi nyo na natiis ang kayabangan, iwan nyo na lang siya. I-comment lang po ninyo sa ating YouTube or Facebook Live ang inyong sagot at ang dahilan kung bakit nyo ito nasabi. At bago naman matapos ng ating program, babasahin natin ang ating featured comments for the day. Totoo talaga yung sinasabi ni Kuya din, no? Na to claim is one thing, but to prove is another. Na katulad nito, no? Si Rolly Ben, ang dami niyang claims about himself. Pero nung time na para i-prove yung isang yung mga bagay na sinasabi niya, hindi na niya mapatunayan. So, mas maganda talaga na kapag ka wala naman tayong alam talaga sa isang bagay, okay lang na tumahimik na lang tayo. Hindi na natin kailangan magsalita. Kasi baka makapagsabi lang tayo ng mga bagay na hindi totoo. Tsaka nakakalungkot na parang pag feeling mo na hindi ka bilong dun sa isang grupo, magsisinungaling ka para maging in ka mag-fit in ka sa kanila. May mga ganun kasi na dahil sa sobrang gusto nila na parang makasama sila dun, maging belong sila, magsisinungaling na lang sila ng mga bagay tungkol sa kanila para matanggap sila. Hindi mo kailangan magsinungaling kung para matanggap na mga kaibigan. Oo, makakahanap at makakahanap ka ng grupo na kahit
ano yung pagkatao mo, di ba? Matatanggap at matatanggap. Hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan magsinungan. Mm-hmm. Saka parang hindi naman din sa mga parang friendship na scenario yung ganito. Naisip ko kasi, pwede rin sa mga ano, social media yan eh, yung mga bida-bida. Meron din sa social media, kahit sa mga hindi nila kakilala. Gustong-gusto nila yung mga, may mga nagko-comment sila na kung ano-ano na hindi naman nila parang proven fact or hindi naman nila napag-aralan talaga. Pero parang mga expert magbigay ng ano, ng mga opinion or advice. Naalala ko, diba? Kunyari, may mga napaparoon tayong mga sports events o kaya boxing. Bigla may mga darating dyan. Okay, basketball. Bigla may mga darating dyan na parang mga ano, coach. Expert bigla. Bigla, diba? Na parang ang gagaling gagan. Na parang may masabi lang, diba? Na kailangan na parang kung hindi ka naman talaga, hindi ko naman talaga pinag-aralan yun, o hindi ka naman talaga expert pagdating sa ganung ano, sa ganung larangan, huwag ka masyadong mayabang or mapuna na parang mas magaling ka pa dun sa nagko-compete na atleta talaga. True. Minsan, parang sila pa yung malalakas na parang binababa pa nila yung mga... Trash talk. Oo, yung mga athletes na parang, ganyan ka kasi. Alam, kung ako yung ganyan. Ganun yung minsan yung dapat ganito ginawa, di ba? Para isipin natin din na bago tayo magsalita din, sa social media din, in general, bago tayo mag-share, bago tayo mag-post, mag-enter ng keyboard na yan, bago natin i-publicize lahat ng mga bagay na gusto nating sabihin, mag-isipan muna natin, lahat ba ng sinabi ko na to, may katotohanan ba to? Backed up by facts ba to? O may benefit ba yung makakabasa nito at makakapanood na itong video na to or makakarinig na itong gagawin kong video na hindi yung basta dahil gusto mo lang sabihin kaya nagkakaroon ng mga keyboard war kasi parang gusto kong sabihin to, sabihin ko na kagad. Dapat kahit pagdating dun sa social media na minsan wala naman tayong mukha dun sa social media, anonymous minsan, di ba? Kailangan pa yung profile. Oh, kailangan. Ba parang may ano eh. Parang may experience. Kailangan talaga maingat ka pa rin na mag-share ng kahit anong information dahil yung social media kasi pang public consumption yan eh. Hindi naman yan, buti kung ikaw lang nakakabasa nun. Iba't ibang taong pwede makabasa nung post mo. Na isipin mo rin na baka may ma-impluwensyahan ka na iba, lalo na yung mga fake news, di ba? Para in siya dun sa current events na parang gagawa siya ng sarili niyang balita, tapos yun na ikakalat niya, di ba? Napakalaking gulo na pwede umabot in on a national level na parang nag-ahasik ka ng panic sa mga kababayan mo na hindi maganda yung ganun. Para lang sumikat ka, para lang maging makita na sabihin na, ang dami niyang alam, ang galing niya. Parang AI, B-Bukid. Kapag mag-share tayo ng mga messages ng mga info, make sure natin na factual kasi pag hindi, parang chismis lang yan. Diba? Ngayon naman, isalin naman natin sa usapan ang ating mga kasangbahay dahil narito po ang kanilang sagot sa tanong kung paano pakikitunguhan ng isang kaibigan na ubod ng kayabangan. Ito ang comment ni Nelia Del Pilar. Magpakumbaba, pakikisamahan pa rin. Ayun. Oo, pakikisamahan pa rin naman. Sabi naman ni Verano Deligero, sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo, aking pagsasabihan, mangyari ang kayabangan ay iyong baguhin at palitan ng mapagkumbabang loob, kaibigan. Ito naman. Sabi ni Cheryl May Hanolino, papayuhan ito na maaring baguhin ang pag-uugali, sapagkat ang kayabangan ay kahihiyan lamang ang siyang maaani natin. Pakikitunguhan o pakikisamahan pa rin ang kaibigan ng mabuti. Subalit bago pa man ang lahat ay idudulog muna ito sa Diyos, sapagkat siya lamang ang may sapat na kapangyarihan na mapabago o mapabuti ang isang tao. Very nice naman yun, no? Kasi gano'n naman talaga dapat pakisamahan pa rin natin. Kasi kung tayo alam natin sa sarili natin, kahit papano sa awat tulong ng Diyos, natuturuan niya tayo na maging mapagpakumbaba. Baka maturuan natin yung kaibigan natin. At yan po ang ilan sa mga sagot ng ating mga netizens. Kaya tuloy lang po kayo sa pag-comment ng inyong mga sagot dahil mamaya po babasahin pa natin ang ating featured comments for the day. At aabangan namin yan, mga kasambahay. Pero ngayon, ako muna tayo dito sa ating MCGI Cares. Marami kasi ngayong pinagkakaabalahan ang mga kabataan, di ba? Pero sa halip na sa kung saan-saan natin ginagamit ang ating lakas, mas makabubuti kung gagamitin natin ito para makatulong at makapagpapalaman
pagpasaya sa iba. Gaya ng ginagawa ng MCGI Youth na dumalaw sa isang bahay ampunan sa Laguna na kumukupkop sa mga matatanda. Nilinis nila ang buong compound ng Home for the Elderly para naman maging mas maayos ito at para na rin sa kaligtasan at kalusugan ng mga naninirahan dito. Yung mabubuting gawa kasi natin, parang pag-iipon kasi yan ang kayamanan sa langit. Wala naman kasing mabuting gawa ang tao na kakalimutan ng Diyos o hindi niya maaalala. Masaya at nakakataba ng puso kasi kitang-kita mo yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa kasi halos lahat nagtutulong-tulong. Kahit ganito na trik na trik yung araw, lahat ay talagang nagpa-participate para dito sa ganitong kaganapan. Sa ganitong simpleng gawain na ginagawa natin, eh, may malaking tulong na to at meron na tong kasiyahan sa puso ng mga taong nandirito po. Kaya para sa akin, kahit na sa simpleng pagtitiis lang, malaki para sa akin yung may tutulong sa mga taong nandirito na nag-i-stay sa lugar ko. First time ko pong pumunta dito at masaya po sa puso dahil nakapunta po ako dito at nakita ko po dito yung mga paggawa ng kabataan, magkakalaki po ang paggawa nila. Kahit maliit na gawa yan, eh, Diyos naman ang nakakita nan sa atin. Yung mabubuting gawa kasi natin, parang pag-iipon kasi yan ang kayamanan sa langit. Wala naman kasing mabuting gawa ang tao na kakalimutan ng Diyos o hindi niya maaalala. Yung makikita mo na halimbawa, kahit hindi niya kalokal yung kasamang kabataan, aalokin niya ng tubig, aalokin niya ng pagkain. Iba kasi yung diwa, pag magkakasama eh, iba yung nakita mo lang na, ay, nagpunta pala sa orphanage, nakita mo yung picture, nakita mo yung video, pero hindi mo kasi nakita yung buo na pagtutulungan, hindi naman kasi lahat recorded. Eh, pag nakita mo yun ng harapan, tapos nakita mo lahat sila ganun, nakakapagpalakas yun eh, parang, ay, ganito pala sa kapatiran, hindi talaga nagpapabayaan. Talagang makikita mo ang pag-ibig. Dapat ang pag-ibig ng marami maging maningas. Kaya nga, una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Kaya po, hindi tayo dapat maging tamad sa paggawa ng kabutihan. Dapat lalo tayong maging masipag sa paggawa ng mabuti para wag tayong masama dun sa panlalamigan ng pag-ibig. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa tulong at awa ng Panginoon kung saang lugar ng mga kapatid, sagana ang paggawa ng kabutihan. Nakikita mo kung paanong nagniningas ang pag-iibigan ng mga magkakapatid. Bawat gawang mabuti, pagsikapan natin. At habang tayo nakagagawa ng kabutihan, ibig sabihin lang, habang nadadagdagan ang pagsisikap natin sa mabuti, ang ibig sabihin, hindi tayo napipigilan ng masama sa kabutihan.
nakakatuwa naman na makita. Kasi di ba dito mo makikita talaga na ang kabataan na naturuan ng salita ng Diyos, hindi mo, makikita mo yan na gumagawa ng mabuti. Di ba? Hindi lang kung saan-saan na lugar na kung pagpara lang sumaya. Yung pagsasaya nila, yung klase ng pagsasaya ng kabataang natuto ng aral ng Diyos, yung makagawa sila ng mabuti sa kapwa. Di ba? At hindi, ito ay hindi lang yung pagtulong kasi sa financial eh. Kasi alam natin yung ibang mga kabataan naman, mga nag-aaral pa, di ba? Umaasa pa sa mga magulang para dun sa kanilang mga pera, yung ginagamit sa pag-aral nila, sa school nila, yung mga baon-baon nila. Pero ano ba yung malaking maiaambag ng isang kabataan? Yung kanyang katawan. Kasi di ba, ang katawan ng yung kabataan natin, nandyan yung kalakasan natin eh. So kung wala ka mang financial, hindi problema yun. Yung katawan mo, ipaglingkod mo, yun yung gamitin mo para makagawa ka ng mabuti, maipaglingkod mo sa kapwa mo tao, di ba? Sa awa at tulong ng Diyos, mas palalakasin niya yung katawan na pinagkaloob niya sa'yo kasi iginagamit mo sa mabuti. Kaya evident yung mga kumbaga, values at principles na natutunan ng mga MCGI youth talaga. Nakikita mo sa gawa nila, hindi lang dun sa mga post nila sa Facebook or sinasabi nila, talagang gumagawa ang kabataan na ito yung magandang mga ipunin, na i-collect, di ba? Yung mga mabubuting gawa na, na pwede mong gawin throughout your life hanggang sa pagtanda mo, ito yung pinag-iipunan mo. Hindi yung iba kasi ang kinukolekta, pinag-iipunan, mga ano eh, babae. Girlfriend, boyfriend yan. Ganyan ang ginagawa, nangongolekta. Minsan, hati na ang pananaw ng mga ngayon ng tao tungkol sa pag-aasawa. Meron gusto ng mag-asawa habang bata pa. Pero meron naman, mas pinipili na ma-achieve muna yung mga pangarap niya bago magpakasal. Meron din na nagdedesisyon na huwag muna magpakasal at mag-live-in na lang muna. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano ba ang aral ng Diyos sa marangal na pag-aasawa? Alamin natin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Pakinggan nyo sa 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakadili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa niyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa nampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampataya. Napakasama pala sa Diyos yung hindi ka nagkakandili ng sariling kanya. Sabi, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. Biro nyo, yung palang mga irresponsabling asawa, ang tingin pala ng Diyos dyan, masasamang tao. Mas masama pa sa hindi sumasampalataya. Ang hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ibig lang ipakita, mga kapatid, na obligasyon talaga ng magulang, lalaki at babae, kandilihin ang sambahayan. Pangunahin na ang lalaki sapagkat siya po ang pangulo ng kanyang sambahayan. So hindi ka magtatamad-tamad. Hindi pwedeng ikaw eh, tamad, irresponsable. Kakandilihin mo sambayan mo, maghahanap buhay ka. After all, kung wala ka rin lang talagang pwedeng makakaya, dapat hindi ka nag-asawa. Kaya po sa iglesia, tinuturo namin ito, lalo na dun sa mga binata at dalaga, kung hindi mo kaya na maging responsable, huwag kang mag-asawa. Dahil mapapahamak ka lang, mapapahamak pati pamilya mo. Yan po ang ano eh, yan ang dahilan kung bakit maraming broken families eh. Bakit po maraming broken families? Eh kasi nga maraming tao ngayon eh, hindi alam ang pagpapamilya. Kaya kailangan po mga kapatid, yung pamilya. Nasa tamang paraan ng pamumuhay eh. Bahagi po kasi ng pamumuhay yan eh. Ang isang marangal na pamumuhay, unang-una yung pagsasama ng mag-asawa. 13:4 ng Hebreo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Kung napansin ninyo mga kapatid, di ba kailangan tayong mabuhay ng marangal? Sa hanap buhay, kailangan marangal. Eh dito sabi, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa.
isa po sa dapat na maging marangal na pamumuhay, bahagi ng pamumuhay na marangal, marangal na pag-aasawa. Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Paano kalang gawing legal ang paggamit ng medical marijuana sa bansa, magre-resulta sa mas murang gamot ayon sa principal author ng panukala? Ilang miyembro ng U.S. Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA darating sa bansa upang tumulong sa oil spill response sa Limay Bataan. At Department of Transportation ipagpapatuloy ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP hanggat hindi inaayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resolusyon ng Senado na suspendihin ang programa. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 10439 o ang panukalang nagsusulong na magkaloob ng access sa medical marijuana o cannabis. Ayon sa principal author ng panukala sa House of Representatives, sa pamamagitan ng panukala, kung tuluyang maisa sa batas, magre-resulta sa pagkakaroon ng murang gamot sa mga kababayang may mabibigat na karamdaman. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 10439 o ang panukalang magkakaloob ng access sa medical cannabis. 177 mambabatas ang bumotong pabor, 9 naman ang hindi pabor at 9 din ang abstentions o hindi bumoto. Sa ilalim ng panukalang batas, papahintulutan ang paggamit ng cannabis o marijuana para sa medical purposes ng mga kwalipikadong pasyente. Masasabing kwalipikado ang pasyente na mayroong debilitating o nakapagpapos panghihina at non-debilitating medical conditions. Ilan sa medical conditions na ginagamitan ng medical cannabis ay ang cancer, glaucoma, multiple sclerosis, damage to the nervous system of the spinal cord, epilepsy, post-traumatic disorder at iba pa. Gayunman, ang access sa medical cannabis ay sa pamamagitan lamang ng prescription at medical supervision ng isang accredited medical cannabis physician. Ayon sa principal author ng panukalang batas sa House of Representatives, kung tuluyang maisa sa batas ang panukala, ay magre-resulta ito sa pagkakaroon ng murang gamot. And we will make sure that the medical cannabis bill will result to a much more affordable medicines for some debilitating diseases and non-debilitating as well na pwedeng ma-access ng ating mga kababayan. Nakapailalim din sa panukalang batas ang paglikha ng Medical Cannabis Office o MCO na magpapatupad ng regulasyon sa paggamit ng medical cannabis at tiyakin ang accessibility nito. May mga ipinagbabawal naman sa ilalim ng panukala gaya ng hindi maaari ang importation, cultivation, manufacture, storage at distribution ng medical cannabis, mga produkto at derivative nito nang walang permit mula sa MCO. Hindi rin pwede ang pagbebenta o trading ng medical cannabis sa mga pasyente, doktor, drugstores, hospitals, clinics at medical facilities nang walang otoridad, lisensya o accreditation galing MCO. Ipinagbabawal din ng panukala ang pagtatanim at pagpapalago ng medical cannabis para sa research at development ng walang authority mula sa MCO. Bawal din ang prescription at administration ng medical marijuana ng non-accredited physician at iba pa. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs, Chairperson, Representative Barbers, malaki ang multa at parusang ipapataw sa violators. In fact, doon sa ating ano, ang fine dyan ay pinakamababa ay 1 million pesos, no? At merong kulong hanggang reklusyon perpetua ang aming ipapataw sa mga magbabiolate ng provision ng batas na ito. Sa Senado naman, naihain na rin sa plenaryo ang counterpart bill kaugnay ng medical cannabis o ang Senate Bill number 2573. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inireklamo sa Department of Justice o DOJ ni dating Senator Antonio Trillanes IV sino Congressman Paolo Pulong Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio,
at iba pang personalidad kaugnay sa smuggling ng ilegal na droga. Samantala, sinabi ni Congressman Duterte na tiwala siyang malilinis ang kanyang pangalan sa issue. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Tinawag na protektor ng drug lords ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina Congressman Paulo Pulong Duterte at Attorney Manasses Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Kasabot umano ni na Duterte at Carpio si dating Bureau of Customs o BOC Commissioner Nicanor Faldon. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faldon, sina Allen Capuyan. Naghain kahapon ng reklamong illegal drug smuggling at paglabag sa anti-graft and practices law si Trillanes sa Department of Justice o DOJ laban kina Duterte, Carpio, Faldon at pitong iba pa. Nagugat ito sa isyu ng nahuling mahigit 600 kilo o 6.4 billion pesos na halaga ng drug shipment noong 2017 sa Valenzuela City. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Si dating BOC Commissioner Faldon Anya ang isa sa tumulong para maipasok ang illegal na droga sa Manila International Container Port at maipuslit palabas. Dagdag pa ni Trillanes, ito ang resulta ng ginawa nilang pagdinig noon sa Senado kung saan hinamon nito si Pulong Duterte na ipakita ang kanyang tato na nagpapatunay na miyembro siya ng triad. Ito yung mga pinilit na pagtakpan noong Duterte administration noong sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Binigyang diin ng dating mambabatas na nagsabuatan ang mga respondent gamit ang kanilang kapangyarihan sa panahong iyon para maipuslit ang kontrabando. Samantala, sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong Duterte, welcome sa kanya ang reklamo ni Trillanes. Magandaan niya ito dahil magkakaroon ng pagdinig sa korte at hindi sa social media. Nanindigan si Duterte na inosente at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan sa isyu. Wala pang reaksyon ang ibang respondent sa reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutulong sa oil spill response sa bataan ng mga miyembro ng U.S. Coast Guard. Ngayong weekend, inaasahan darating sa bansa ang 7 miyembro ng U.S. Coast Guard at NOAA. Samantala, hindi pa nasisimula ng siphoning sa MTKR Terra Nova. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Darating sa bansa ang ilang miyembro ng Marine Environmental Protection Group ng U.S. Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA ngayong weekend. Ito ay upang tumulong sa isinasagawang salvaging operation sa MTKR Terra Nova na lumubog sa Limay, Bataan. They will lend their expertise. Siguro yung aftermath ng oil spill, yung coastal management, yung NOAA would advise us dun sa klase ng panahon na meron, tsaka yung tamang diskarte sa tamang sa klase ng panahon na meron tayo dito sa Pilipinas. Doon sila makakatulong. Samantala, bigo pa rin simula ng Salvor Company ang pagsasagawa ng siphoning sa langis ng lumubog na motor tanker. Sir, like what I've said, sir, no, very challenging, sir, yung ginagawa nila dito. At na-observe din naman po namin, number one, sir, yun nga po, because this is underwater operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi madali ang ginagawang sealing at capping operation sa mga valve dahil kailangang matiyak na walang tatagas kapag sinimula na ang paghigop sa karga nitong langis. We do not rush, yun po yung sinasabi ni Commandant dito. Ang pagsisealing and capping is very critical para po ma-achieve natin during the course ng siphoning na wala pong lalabas or wala pong makakalusot na mga oil kapag kinakandak na po natin itong activity ito. Noong araw ng Linggo, July 28, unang itinakda ang pagsipsip sa langis ng motor tanker. Ayon sa PCG, less than 1 liter per hour na lamang ang tumatagas na langis mula sa nasabing barko.
Nauna nang sinabi ng PCG na walang masyadong nakitang tagas ng langis sa aerial inspection sa bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Bataan, Cavite at maging sa Corregidor. Clear ang waters along the coastline. Walang nakitang signs of oil spill except for very, very thin na packets of, halos hindi nga makita na packets of oil sheen na very, very thin. Na sabi nung representative ng ITOF ay mag-dissipate lang through natural weathering effect. Ang Greenpeace Philippines, naglabas ng mga larawan na nagpapakita na umabot na umuno ang langis sa Manila Bay, partikular sa bahagi ng Rojas Boulevard. Pero ayon sa ating mga kababayang mangingisda sa Manila Bay, wala pa silang nakikitang langis sa kanila. Wala pa man kami mapansin dito na oil. Wala pa naman ang kwan dito. Oo, nakikita namin. Lulutang man yung oil. Ngayon, wala man kami napansin. Doon sa may parting Bulacan, nung punta ko kahapon, mayroon na nagkukuhan, naglilik na nangangamoy. Kaya wala ang kauroisda doon. Umuwi na, wala man huli. Wala. Kasi kung nandito na yan, di babawali na kami magpalaot. Ngayon, ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Wala namang oil spills dito. Ryan Lakadlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manipis na oil sheen lamang ang namataan ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin ng kalapit na bayan ng Limay, Bataan. Ibig sabihin, wala pang oil spill na nakakarating sa kanila. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Walang nakitang oil spill ang Philippine Coast Guard sa mga lugar na malapit sa Ground Zero kung saan lumubog ang MTKR Terra Nova. Nilinaw ng ahensya na maayos at malinis ang dagat at walang dapat ipangamba ang publiko. From Manila going north, going to Bulacan, Ipampanga River, dinaanan namin, then puntang Bataan. Then we went to the Ground Zero. Saan po kayo nakakita, sir, ng parang minimal? Doon sa Ground Zero itself. Pero yung katabing probinsya po ba, meron po ba? Wala. Wala kaming nakitang oil sheen or oil slicks. So kung mayroon mang reports na may mga naglandfall, yan yung mga nauna siguro. Everything is under control. Walang mga bagong slicks na nakita. Lahat ng dagat sa paligid ay malinis. Yung hagonoy, tiningnan din namin, wala yung umiikot na post ng isang grupo. Wala kaming makitang ganun. Malinis yung hagonoy. Bukod sa aerial survey, ay gumamit din ng barko ang PCG upang pumalaot sa kinaroroonan ng MTKR Terra Nova. Sa kanilang obserbasyon, minimal o kaunti lang ang nakitang traces ng langis. Kasama ang ilang miyembro ng media, nagtungo ang PCG malapit sa ground kung saan lumubog ang MT Terra Nova. Mula sa nasa 300 meters na layo mula sa pinaglubugan ng oil tanker, minimal ang oil sheen na nakita ng PCG. Sinama po natin yung ating mga kasamahan sa media para po makita nila ang extent nung current situation na nangyayari po ngayon sa Ground Zero, no? Nag-conduct din po tayo ng sea surface survey para ma-check po yung ating mga coastal areas in the province of Bataan. So kasama po natin sila, nag-ikot. Lumapit po tayo dun sa Ground Zero ng 700 meters up to 500 meters up to 300 meters. Actually sir, ang ating pong nakita doon, very minimal po yung oil sheen na nandun sa Ground Zero. Even at the distance of 700 meters up to 500 meters, unnoticeable po yung oil sheen. Nakakita lang po kami ng manipis na oil sheen sa area po ng 300 meters. Ayon sa PCG, hinihintay pa nilang makumpleto ang pagseselyo ng mga bulb ng tangke bago simulan ang siphoning o paghigop ng langis. Ayon sa PCG, kailangan higupin ang nasa 300,000 liters ng langis para umangat ang MTKR Terra Nova.
target ng PCG na mahigop ang nasa 50 to 60 meters na langis kada araw. Wala pong mga oil sheen na presence, na present pa sa ano po, sa coastline ng Bataan. So ngayon sir, continuous pa rin po ang operation ng pagsisilaw ng source containment ng Salvor Company ng Harbor Star na kontrata nung lumubog na barko. Ongoing po sa pagsisil ng mga valves, and then right after that, the moment na masili mga valves, dun pa lang ma-determine if it's already clear na makapag-start ng siphoning. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagsisimula ng klase ngayong Linggo, may ilang paaralan pa rin sa bansa ang hindi nakakasabay dahil sa patuloy na paglilinis o rehabilitasyon sa mga paaralang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Samantala, umabot na sa higit 22 milyon ang mga estudyante na nag-enroll para sa school year 2024 to 2025. Narito ang report ni Jedne Resina. Sa dato ng Department of Education, mayroong 673 paaralan sa Luzon ang hindi pa nagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025 dahil ito sa epekto ng bagyong Karina at ng pinatinding southwest monsoon o habagat. Ayon sa kagawaran, ang Central Luzon pa rin ang may pinakamaraming paaralan na may 356 na klase ang nananatiling suspendido. Kasunod dito ang National Capital Region na may 171, Ilocos Region na may 86 at Calabarzon na may 60. Sa kabila nito, binigyang diin ni Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara na ang mga klase sa 99% ng mga paaralan sa buong bansa ay patuloy nang nagsasagawa. Noong Monday, parang may over 1,000 schools na tumigil dahil nadagdagan yun yung mga local government cancellations. Eh, no? So ngayon, nasa 600 na lang yata. I think that's already 99% ka na open. Yeah. So 1%, less than 1% yung 600. Hindi pa natuloy. Samantala, sa huling monitoring ng DepEd, umabot na sa kabuuang 22.4 milyong estudyante ang nakapag-enroll sa ngayon. Sa mga nakarehistrong estudyante, 19.6 milyon ang nasa mga pampublikong paaralan, 2.5 milyon ang nasa mga pribadong paaralan, higit 33,000 sa mga state at local university at college, at higit 200,000 sa alternative learning system. Naitala rin ng Calabarzon ang pinakamataas na bilang ng mga enrollees na umabot sa 3.2 milyon, sinundan ng Central Luzon na may 2.36 milyon, at NCR na may 2.33 million. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagpapatuloy lang ng Department of Transportation o DOTR ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP hanggat hindi inaayunan ni Pangulong Marcos Jr. ang resolusyon ng Senado na suspendihin ang programa. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Binigyang diin ng Department of Transportation o DOTR na nasa higit 80% na ng mga public utility vehicle sa bansa ang sumunod na sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Kaya naman malaking epekto umano sa mga consolidated na PUV kung makakansila ang programa. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Infrastructure Andy Ortega, kahit ipinasa ng Senado ang Resolution Number 1096 na naglalayong suspendihin ang PTMP habang hindi ito inaaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng programa. Tuloy kami in all aspects. Tuloy ang DOTR, ang gobyerno, and other agencies sa pagsulong nitong ating programa. But as respect to our friends sa Senado, open po tayo anytime sa mga usapan. Ipinapaubaya ng DOTR kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung sususpindihin ang PTMP. Naniniwala ang ahensya na ginawa naman nila ang kanilang parte na ipatupad ang modernisasyon na mandato rin ng Pangulo.
Samantala, magsasagawa naman ang mga transport group na Manibela at Piston ng malawakang kilos protesta at transport caravan. Ayon sa Piston, layon nila na iparating sa Pangulo ang kanilang hinaing at igiit na pirmahan ang resolusyon ng Senado. Patuloy nilang ipinananawagan na ibalik ang 5 taong bisa ng mga individual na prangkisa ng mga operator. Itong resolusyon na inilabas ng Senado, yung suspension sa implementation ng PUBMP, ay ito'y papunta pa lamang kay BBM na kailangan natin itulak ang administrasyon na talagang tuldo ka na itong programa ng PUBMP, sapagkat talagang maraming nagsasuffer, maraming mawawalan ng kabuhayan. Para naman sa transport group na Manibela na isa rin sa masidhing tumututol sa PTMP, welcome development ang resolusyon ng Senado. Ayon sa Manibela, magsasagawa sila ng nationwide caravan na tatawaging pirma ng Pangulo. Layon din ito na ipanawagan sa Presidente na sangayunan ang resolusyon ng Senado. Pero ang pinakamalaking koalisyon naman ng mga transport group sa bansa na tinaguri ang Magnificent Seven muling nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa modernization program. Binigyang diin nito na malaki ang naging pakinabang ng mga kooperatiba dahil sa programa, kabilang na ang mga loan na pwedeng makuha sa SSS at Pag-ibig dahil sa epekto ng bagyong Karina. Nauna nang sinabi ng grupo na magsasagawa ng tigil pasada ang mga kooperatibang nagmodernize ng mga jeep kung tuluyang masususpinde ang PTMP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Makikita po natin sa ating screen dito sa EDSA Bagong Baryo. Dito po sa left side ng ating screen going to Balintawak ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po sa mga papunta ng monumento, maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Makikita po natin na dito sa may Balintawak Toll Plaza ay magaan po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din dito sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. O na nagkakaroon na po ng kaunting build-up dahil dumadami na po ang mga sasakyan, pero mabilis pa rin po ang paggalaw ng mga sasakyan. Dito naman po sa may Mindanao Toll Plaza ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan at nagkakaroon lang po ng kaunting pag-ipon dito sa ating toll gates. Sa may Kawayan Interchange at sa Bukawe Toll Plaza sa mga papunta ng Maynila at pauwi ng Bulacan ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Gayon din po sa San Rafael, Mexico ay maluwag din po ang daloy ng mga sasakyan. At sa drone video ni Jimmy Cordillera sa Pardo Service Road, Cebu City, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane, papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Inako ng militar ng Israel ang pagkasawi ng pinaka-senior commander ng Hezbollah. Ito ay matapos magpaulan ng airstrike sa Beirut noong Martes bilang ganti sa nakalipas na rocket attack. Mula sa Chicago, USA, may live report si Chris De Leon. Yes, Chris, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Malakas na pagsabog at makapal na usok na nakita sa Beirut, Lebanon. Bandang alas 7:40 kagabi, nasawi si Fuad Shukur ayon kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant. Si Shukur ang pinaka-importanteng katulong ni Secretary General Hassan Nasrallah ng Hezbollah. Siya ang advisor para sa wartime operations at siya ring in charge sa nakalipas na atake sa Israel. Naiulat ding may 3 sibilyan at 2 bata na nasawi sa nangyaring atake sa timog ng Beirut.
apat ang 74 na individual naman ang nasaktan. Wala namang agad natugon ang Hezbollah matapos ang insidente at itinanggi ng grupo ang nakaraang rocket strike sa Druze village ng Majdal Shams. Celine, hinimok naman United Nations Special Coordinator Jeanine Hennis flashchart na maiwasan sana ang paglaki ng tensyon sa lugar at magkus ay humanap ng diplomatic solutions. At yan muna ang latest mula rito sa Chicago, USA. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, Celine. Maraming salamat, Chris De Leon. Umakyat na sa 17 ang bilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Mahigit 10,000 baboy na tinamaan ng sakit ang isinailalim na rin sa culling operation. Narito ang report ni Chris San Lopez. Puspun ang ginagawang swine depopulation na matauhan ng Municipal Agriculture Office, katuwang ang lokal na pamahalaan at matauhan ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF. At sa ngayon po, ongoing po ang depopulation ng mga affected ASF positive case dito sa San Jose. So, ngayon ay halos nasa 10,481 head na ng baboy ang aming na-depopulate na pag-aari ito ng 1,262 hog raisers dito sa aming bayan ng San Jose. Ayon kay Municipal Agriculturist Romil Kalingasan, Incident Commander Head ng ICS, layunin ang nasabing hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga kalapit barangay nito. Ang nakakalungkot sa kadula ng aming pong depopulation ay tila ba parang ano na lang, kunin na lang namin yung mga suspected, yung may mga signs and symptoms na. Hindi na para ano yung paglaganap kasi napakabilis. Napakabilis ng paglaganap ng virus. So talagang kahit pa sabihin natin sabayan ng depopulation, kahit na nga po lumampas kami doon sa 500 meter radius ay hindi pa po namin naagapan na makaliban ito o makapunta doon sa mga more than 500 meter radius kasi talagang napakabilis ng pagpalat ng virus. Dagdag pa ng nasabing opisyal, sa ngayon nasa ilalim ng red zone ang bayan ng San Jose at sa kasalukuyan din itong nasa state of calamity mula pa noong July 18. Sa ngayon nasa 17 barangay na ang apektado ng African Swine Fever o ASF virus sa bayan ng San Jose. Ang mga barangay na apektado ng ASF, Barangay Mapaya, Barangay Maarin, Barangay Mabini, Barangay Labangan Poblasyon, Barangay Bayotbot, Barangay Bagong Sikat, Barangay Bubog, Barangay San Agustin, Barangay Sentral, Barangay La Corba, Barangay San Isidro, Barangay Magbay, Barangay Kamburay, Barangay Morta, Barangay Batasan, Barangay San Roque, Barangay Pag-asa. Ito yung pangatlong pagkakataon ay may tuturing na agad na outbreak kasi pagkakuha ng sample at pagkalabas ng resulta ay nagkasunod-sunod na po. In 2 weeks ay halos yung magkakatabing barangay na 13 dito sa malapit sa bayan ay nagpositive na po at patuloy po ang paglaganap ng pagkakataon. Mahigpit namang ipinagbabawal ng Municipal Agriculture Office sa mga commercial farm na maglabas ng mga alagang baboy sa mga karatig bayan upang wag nang kumalat pa ang virus. Ang aming panawagan, makipagtulungan ang atin po mga may-ari ng baboy na suportahan yung depopulation program kasi talagang kung sila po ay hindi makikita, itatago, hindi kaya ay imumove nila yung baboy patalo doon sa mga lugar na apektado, dadalhin doon sa mga hindi apektado patuloy itong lalaganap. Kaya nakikiusap kami na talagang makiisa at makipagtulungan sa pamahalaan. Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Book of Mark chapter 13 verse 32 to 33 na nagsasabi, "But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is." Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan na ngayong araw, kasama po natin ang ating urologist and naturopathic doctor, si Dr. Joseph Lee! Good morning, Dr. Joseph! Good morning, good morning! Siyempre, Huwebes na naman, lagi kong sinasabi, ano... Wala silang magagawa. Alam na ako. Oh, man. Yes. Very, very interesting ang topic natin ngayon, di ba? Kasi sabi ko, pag-usapin kayo natin ang ano, ang isang procedure na lalo na sa aming specialty we're in. Bakit ginagawa siya? Ba't kailangan gawin siya? Mm-hmm. At importante ba siyang gawin? Mm-hmm. Kailangan mo ba sundin ng doktor mo para, kasi minsan sinasabi namin ito, sasabihin ng dok ng mga pasyente, "Dok, wag na lang. Paano gagawin 'yan? Nakakatakot. Ano ba 'yan, operation?" Pag pagdarinig mo kasi dok, medyo ma-intimidate ka na. Nako. Oo, lalo na pag hindi na explain sa iyo. Kasi may some doctors were not even explain it very fully, sasabihin niya, hindi naman sinabi not fully, pero parang yung definition mismo, yung context, either hindi naiintindihan ng pasyente the importance of it, no? Ang topic or yung pag-uusapan natin ngayong umaga ay patungkol sa prostate biopsy. Specifically, okay? Sa prostate. Any question? Ano na naman tayo? Tanong. Dok, gusto kong malaman, Dok, kung saan ba nagsisimula? Ano ba yung mga signs kung para maghingi ng isang biopsy ang doktor? Ano ba ang kailangan kalagayan ng prostate bago nga magsagawa ng mga ganitong procedure? Yes, oh, very good. Now, ang biopsy kasi, when you talk about biopsy in general, we get tissue samples. Okay? We get tissue samples. We do not remove the whole structure. Pag sinabi kong structure ay bukol, or meron tumutubo, ay hindi tatanggalin yon. No? We get the sample for such reason, gusto natin ma-identify kung ito ba ay non-cancerous, cancerous, or inflammatory. Diba? Yun ang ano natin. Yun ang indication ng biopsy. Now, for prostate biopsy, this is the same way. We get tissue samples from the prostate to identify kung meron tayong makikita na malignancy or infection or something that is suspicious to us, no? This is secondary to na CT scan na natin, na ultrasound na natin, meron tayong nakitang mga lesion na kakaiba, no? When you see the ultrasound of the prostate, tawag natin hypoechoic. Anong ibig sabihin ng hypo? Ibig sabihin, pag in-ultrasound, hindi mo nakikita yung echoes. Kasi ultrasound, kasi makikita mo yung parang shadowing, diba? Ito kasi, wala siyang nakikita. Ibig sabihin, wala silang parang magandang life form. Wala nagbabounce dun sa... When you say life form, parang hindi siya buhay. Makakaiba. Parang may something, kunyari, yung area ng space noon, parang, parang may alien. Actually, when you talk about, di ba, lagi ko sinasabi, when you talk about malignancy, it's something different. It's an alien, di ba? Pangit, di ba? So, ganun, parang virus lang yan. So, nandun yun. So, hypoechoic, pag may nakita ang ultrasound na hypoechoic areas, yun, one suspicious,
one indication that your doctors would want biopsy. Explain ko muna. Second, if you have elevated yung blood exam mo ng PSA, your prostate-specific antigen, pwede kang sabihan ng doctor mo na, okay lang, mag-biopsy ka. Mm-hmm. Biopsy doesn't come when your specialist, like us, will say, oh, ikaw, Joshua, yung kamag-anak mo, Ian, magpa-biopsy. Ha? Ganun-ganun lang? Lahat na lang. No, lahat na lang, i-biopsy. Mm-hmm. Hindi. Okay. There must be an indication, a strong or absolute indication, for you or for the physician to require a biopsy. Then, pag sinitiscan mo, kasi may iba, di ba, mga Pilipino, may, yeah. Ay, Dok, wala yan. Yung nakita dyan sa ultrasound, okay baka, naman ako eh. Mali, ilusyon. Ilusyon lang. Alam mo, we do that. You know, we do not affirm. Of course, we do not like. Yeah. Can we do other stuff? So, isi-CT scan natin. Mm. Alam mo, guys, isi-CT scan. Pag nakita lang, kasi pag na-CT scan, may nakita na sa ultrasound, may nakita pa lalo sa CT scan, lalong magnified. Because CT scan can magnify it. So, kitang-kita mo na ngayon. So, then you have to say na, ah, this is truly a strong indication for biopsy. Mm. Pero, Dok, meron bang mga patients na hindi naman sila pwedeng i-biopsy? Meron bang ganun, Doc, na case? Yes. Not that hindi pwedeng i-biopsy, kailangan mo ng medical clearance to have that procedure because tatanungin na indication. Ang lagi nating nasa isip, kailangan mong gawin yun kasi kung hindi, hindi tayo mag-presume or assume. In the medical parlance of management, you do not assume or presume. Ako nga, misa sinasabi ng pasyente, Dok, sa tingin mo may cancer ako, sorry, hindi ako manghuhula. You cannot. Kasi when I say that you have malignancy or cancer, that is something subconsciously very depressing. Totoo. Ikaw, sabihin ka ng ganyan. Hindi maganda. Ang anong unang iisipin mo, bata pa ako, marami pa akong gagawin, marami pa akong pangarap, mga chuchu-chuchu-chuchu, ganun, diba? Adverse daw kasi, Dok. Yes, oo. Kaya sinasabi ko, we need to do it in order to have that presumption, affirm. Diba may confirmation? Now, going back to your question, is, kung may mga vascular problem, meron mga coagulation problem. When you say coagulation, maduduguin siya, mga ganon. Kailangan natin meron medical certification from a internist or hematologist. Bago pa rin gawin biopsy. You can do, but we have to be more careful. Oh. Kasi baka pag biopsy mo, duguin ng duguin ang pasyente. Because you have to remember, guys, biopsy can be local or IV sedation. Later on, we'll talk about the different types of biopsy that we do for the prostate. Pero safe to say, Doc, na biopsy lang ang procedure na pwedeng mag-confirm na ang isang tissue ay cancerous. Yun lang talaga. Yes. Walang pag may nakita sa diagnostic mo na ultrasound CT scan na parang suspicious, biopsy hindi lang. Hindi talaga, mo pwedeng sabihin sa CT scan, ay, ano na yung cancer. Okay. I have yet to see somebody who tells that. Okay. Kung may nagagawa ng ganyan, pakilala nyo sa akin. That is not the standard. Way to do it. It's a standard thing. Yung preparation naman, halimbawa, ng pasyente bago siya mag-biopsy, ano po yung mga kailangan niyang gawin? Very good. Una, consent, siyempre. Bayad ka ba? Tapos pag-usapan niyo yung budget mo. Ayan ang budget. Parang number one dapat yun. Kasi yung iba hindi nagpapa-biopsy dahil pera. Yun. Covered ba ng PhilHealth? PhilHealth. Alam mo na. Covered ba? Bakit sinasabi ko covered ba ng PhilHealth? Kasi may iba yung ating mga lower... There's a certain amount. It's not really but big, but it's a certain amount. Kasi if we can cover this, kasi hindi pa yata covered masyado nito. Then, patients can go for a complete free, zero, out-of-pocket na biopsy. Then, ano masasabihin ko? Yung preparation. Katawan. Preparation ng katawan. Okay. Dapat ang nag-consent, ang pasyente mismo. Hindi relative. Meron ako mga pasyente, lahat sila gusto, mga kamag-anak, mga anak, pero yung pasyente parang litong-lito. I do not do that. Okay. Sabihin ko sa anak ng bahay,
ikaw ba may prostate? Pati kung ano. Ikaw ba yung nag-consent? Ikaw ba rin kung pasyente? Yung pasyente kasi parang hindi pa niya na-process, right? Yung parang ipa-biopsy ako, kailangan ko mag-biopsy, no? You know? Then you do it, di ba? Then once you are prepared, the patient is prepared, then you give the ano necessary ano yung ilo-local mo siya, i-MPO, nothing per orem, alin mo procedure, anong gagawin niya, anong instrumento ipapasok. Kasi you have to insert a probe, a rigid probe. Pag sinabi rigid, medyo, ayan, pinapakita, medyo matigas na probe into the anus, kasi directly into the ano, into the prostate, di ba? Iyan, anong unang sasabihin mo? Ay, Dok, masakit ba? Siyempre, nakakatakot naman. Di ba? Oo, di ba? Sa lalaki, kasi takot, medyo ano yan, eh. Worries. Dok, ang laki. Gano'ng ka, ano naman mga pasyente, gano'ng kahaba, gano'ng kalaki, gano'ng kapal. Alam mo, anda. Pag email ko din, okay, go for it. Pag malaki, dami ta. Masakit yata yan. Oo. Kung rinerectal nga, masakit. So, you do that, okay. So then may needle na papasok, then you identify the site of suspicion, then kukuha ka tissue. Kukuha ka lang tissue, ha? Kukuha ka lang ng ilang buong prostate. Baka makuha lang kasi kala nila yan kagaya niya. Surgery na. Dok, operahan ako. Naku, parang ano, hindi. Kukuha lang tayo ng tissue, tapos idadala natin sa laboratory, papakita natin sa pathologist. Mm-hmm. Ito lang ang ano nito, ang take na. Labing dalawa, before kasi anim, tapos naging sampu, labing dalawa na ang tissues na kukuni. Medyo marami. Labing dalawa. Hopefully, hindi mga 16 unless suspicious. Kasi we get also the lateral side, the medial side, and the site of ano importance. When you say the site of importance, yung nakita mo yung ano parang bukol. Okay, dun mismo. Okay. Dok, may mga ano po ba, health conditions na risky kapag gagawin tong ano, prostate biopsy? May mga ganun po ba? People who are under anticoagulant, people who are on aspirin, so you have to stop aspirin for 2 weeks. Okay. People who have anxiety, of course. Bakit to? Hindi mo papagawa mo. Hindi ka na matapos. Okay. No? Eh, paano pag local lang yun? When you say local, ano, lalagyan mo lang ng local anesthetic. Gising ang pasyente. So yung mga ganun yung aspeto, kailangan alamin mo. Pag ibig sabihin, hindi rin pa pwedeng gawin niya sa mga pasyente. Yes, you can, but you have to do IV sedation. Ipatutulugin mo na. Pag sinedate mo, anong ano, tataas ang financial package mo. Ayun na. Yun na. Pag-isip na naman tayo, di pag-isip na anxiety na naman siya. So ganun ang ano natin. Pero siyempre, ang ating from yung sinasabi natin, it's from yung very very ano yung transrectal natin, yung pinaka una-unang type of doing the biopsy is you insert the probe, then you insert the biopsy needle. Ngayon kasi meron na tayo yung mga CT MRI guided na prostate biopsy. Anong ibig sabihin? Kung may nakita sa ultrasound, tapos i-match mo yan sa MIR na imaging plates. Parang 3-dimension eh. Why do you do that? Kasi that is more, sabi nila, more accurate when targeting the location. But when you do that, of course, it has a higher price. Yun na naman. So, ayan na naman tayo. So, you have the local, the transrectal probe, and you have the MRI guided type of biopsy, okay? Pero Dok, ano po ba yung targeted biopsy tsaka yung AI biopsy? Iba pa po ba yung mga ganong procedure? Yung bago na pinuntahan ko lately, yung kaya nawala ako sa Singapore, we have already, and it's very amazing, ayan, picture si ka yan. That's yung artificial AI. Artificial prostate biopsy. That is not yet available in the Philippines. And I was very fortunate to have hold that because ako lang daw ang first na urologist. Sabi ng ano, manufacturer, talaga. Iba talaga ang Dr. Josephine. Yes, dito na sa UNPD. So natuwa, ito na ang ano niya na, it's amazing for me. Kasi nakita mo yung
AI dyan, yung parang itim dyan sa tabi ng ano yung camera. Mm-hmm. Yung parang maliit na yun yung ano. Ito, Doc, no? Yung parang, parang posting na. Yung parang naka, ano. Yan yung ano, yan yung robot dyan. Okay. So when you give the plates, when I say give the plates, di ba yung meron mga disc ng ultrasound o ng MRI, is iaano mo yan, SD, yung ano ba yun? SD card. Kapag-upload mo dyan, i-identify na lang ngayon ng machine, ipoprogram niya yung ano, yung prostate mo, tapos i-measure niya yung kung saan ka magbabiopsy. Okay? Pag-measure niya ng biopsy, ito na, tamad-tamaran nga eh. Tapos, kung ito yung area mo, meron na siyang track. Alam mo yung track, yung dadaanan ng biopsy, dyan mo may ipasok. Sabi ko, okay siya, maganda. Kasi yung dating ginagawa natin, andyan yung lesion, andyan lang yung yung MRI, yung ultrasound, hanapin mo. Yeah. Ganon. Okay. Parang target shooting na ganon. Ito, tinuro na sa'yo. May ways na yung may ways. May, tinuro na sa'yo, susundan mo lang siya, tapos, click! Tapos, galing. Sabi ko, ay, maganda. Pero, pili ko naman, parang di ka na nag-isip. So, there is pros and cons wherein the robot thinks for you. Totoo. At it doesn't, you cannot adjust it easily because the robot adjusts itself. Mm. In-adjust niya sa, ano, sinabi ko doon sa principal sa Singapore, paano yun pag nag-away kami ng robot? Parang, hindi yata dito, parang, hindi na kasundin. Kailangan siya ang susundin mo. Ha? Siya ang masusundin. Siya daw yung boss. Hindi, i-unplug ko. Umayos ka. Ako ang boss. Mas maganda pa rin na marunong pa rin kahit nung wala yung mga ganito. Kasi just in case, kasi the robot adjusts itself. Nakita mo yung itim na ganun. That's the robot. It's so amazing that innovation can go that far. Pero ito, Doc, nagamit na to sa Singapore? Sa mga pasyente talaga. No. O para concept pa siya pala. Talaga na nung unang Indo. Pinapunta ko dyan. Kaya nawala ang kuya niyo pumunta dyan para makita. If that is... Prototype that can be. Yeah, it's a prototype. We call that. Na pwede dito. Sabi ko, maganda siya, pero hindi ko alam kung kaya i-afford ng common Pilipino. Can you imagine how much would that cost? That cost million. Million. O, di ba? Bago pa ano. Sabi ko, pwede lang tingnan. Kapi agad. Pwede lang ako mag-picture-picture. Ganon. Yeah. They will make, ano na eh, mga several of that. Oo. Some will go abroad. Oo. Sana lumaganap, Doc, para mas magmura siya kapag marami na. Ma-afford na natin. Hindi, kailangan kasi pagtingnan mo pa rin eh, yung effectivity. Tama. Oh, yeah. Dapat pero ako na-amaze ako yun. Kasi siyempre, nakaka-proud. Parang, first ako na pinipsent nila sa akin. Ano. Actually, good use of AI, Doc. Oo. Actually, my training that time was not that one with another machine. Okay. Nagkataon, nalaman nila nandoon ako, can you call Dr. Lee to come over? Pina-try na. Sabi ko, ay, maganda. Pero ang ating, ano natin, is like, when you do biopsy, lagi ko sinasabi, there is an indication. And the principal and the primary indication for prostate is to identify kung may cancer. Okay. No? So, yeah, it's an absolute. Pag sinabi kong absolute, kailangan yan kung necessary. Mm-hmm. Now, ang ano mo dyan is, paano kung gusto mo lang? Hindi pwedeng gusto hindi pwedeng mo dahil lang. Curious ka lang. Para ikaw, Ian, may kaibigan ka sa, gusto lang mag, ay hindi. Ako, I don't do it. I don't know for other doctors who will do it. But I don't think they will do it. Mm-hmm. Kailangan may indication. No? Pero pag sinabi sa'yo na you have to do it, you do it so that they can identify the lesion. Okay. Kasi sabi ko, we do not work or we do not manage urological condition. Especially if you're thinking of prostate cancer on a presumption or on a probability, ha? Mm-hmm. Oh, nakikita niyo yung mukha. Kasi hindi tayo naghuhula. Mahirap maghula at magbigay-bigay ng ano. So, we have to go on biopsy. Pero, yan ang ginagawa natin. That's, inano natin ngayon, kasi that's one of the procedures we do
sa aming ano specialty, which is prostate bypass. Hindi siya nakakatakot, hindi siya operation, makakauwi ka agad. Ayun, yung recovery nga doon. Yeah, mabilis. It's like 30 minutes procedure. Oh, di ba? Parang iba kasi nagpa-facial. Parang nagpa-facial. Matagal pa lang yung facial. Depende sa pagdami. Matagal pa yung facial. Oras pa lang yung facial. Kapag si Doc gumawa. Matagal pa isang oras. Pag magaling yung gumawa, mabilis lang yung bagay. Oo. Doctor Lee na tayo. Right. Oh, I can do it like 15 minutes. Oh, mas less. Alam nyo na, mas konti ang pinsala. Pinsala. Kasi yung silang yung tayo. Hindi ka na, di ba, Doc? Baka saan tayo mapunta? Basta yung mga kasangbahay natin na, yun nga, meron naman sila ng mga recommendation na pwede silang mag-biopsy. Huwag po kayo matakot. Punta kayo sa mga specialista nyo. Kay Dr. Joseph. O, ayan. Yeah, diba? Baka kayo sa UNTV. Sa UNTV. Hanapin ayan. Nyo ko. Every Thursday. Doc, meron po tayong mga social media questions. Galing po kay Michael. Hello, Doc. I'm here in Canada at na-diagnose po ako na may prostatitis. My urine culture is negative and my blood test is normal. I take a lot of medicine but I still have symptoms. Ano po kaya mga mainit panggawin na tests? Oh yeah, that is a very tricky question. No, not question. Pero yung undertaking na isang pasyente na diagnosed siya ng prostatitis. Mm. You have to know, 'di ba guys, na, like sinasabi, prostatitis come and go. Okay. Now, kung sa tingin niya may laboratory examination siya at lahat negative, he can do a secretion test. Meron yung prostate secretion test na ilalabas. Mm-hmm. For last confirmation, kung meron siyang ipoprostate massage yan, tapos lalabas yung secretion, para makita mo kung meron ka pang bacteria, no? Kasi prostatitis is bacteria. Okay. Mm-hmm. So, kasi negative na siya sa blood test, sa urine culture, di ba, na-culture siya, very good. Tingnan natin kung yung prostate culture mo, yung discharge mo, meron pang bacteria. Okay. Kasi you might have small counts of bacteria, kaya may nararamdaman pa siya, konti-konting sintomas. Mm-hmm. Okay. Kung meron man o kung nag-negative man yan, ang gagawin niya kasi follow up. It's very good that you follow up. Dapat talaga. Oo, kasi pwede ka naman bigyan ng doctor mo ng supportive. Mm. Kasi alam mo naman, ang prostatitis, pag nagka-prostatitis ka, isa pabalik-balik. Kaya lagi natin sinasabi sa kanila, di ba? Ingat, UTI, lalo na sa mga guys. Wag iisipin na, UTI lang yan. Pag naging prostatitis yan, bahala ka. Mm. It's a long, long treatment procedure. Ayun. Ito naman, Doc, another question from Jomar B. Doc, nakakaramdam po kasi ako ng pananakit sa aking balls. Tapos, irritable po sa pakiramdam kapag umiihi. Ano po kayang dapat unahing mga test? 40 years old po ako. Salamat po. Okay. Urinalysis, urine culture, ultrasound ng testicle. Baka may orchitis ka, may infection ka sa testicles mo na hindi pa na-resolve. Pwede yun. Pag nakita sa ultrasound na negative, urinalysis, tingnan mo. Baka meron kang minor or medium UTI, you treat it completely. Yan. I always remind you guys that you have to treat your UTI completely and resolved. Yes. Diba? Kaya lagi ko sinasabi, tama, diba, Joseph? Sabi ko, bago ka maggawa ng any, kunyari, contact o whatever, kailangan clear na clear ka. Sa akin, I don't know for ano. So, when I give you a clearance, your urine culture should be totally organism. Alright. Parang dapat sure na sure. Narito naman, Doc, ang question ni Jed. Doc, 38 years old po ako. Ano po kayang ibig sabihin kapag po may halong dugo po sa similya? Unang beses lang po kasi nang mangyari. Nabahala po ako. Salamat po sa kasagutan at payo. Malamang kinabahan siya, bata siya, may hematospermia. You call that hematospermia. Hemato is blood in the sperm. Okay. This could be secondary to, lalo na bata siya, this could be secondary to trauma or extra excited. Alam ko na, extra excited in, kunyari, whatever. Di ba? Alam niyo na yun. So, or meron siyang trauma in the sense na pag nagbabike siya, nagbabasketball, natagtag na ano yun, na fall, you can have blood in the sperm. Okay. But this is treated by bacteria.
Ay, no, sorry. This is treated by antibacteria. Antibacteria. So, ano natin yan? So, hematospermia can be is treatable, mm-hmm. but we have to find the cause, mm-hmm. no? Mm-hmm. So, kailangan ma-check natin. Pero, syempre, yun. Ingat ba? Mm. Ingat. Alright, thank you so much po, Doc Joseph Lee. But, before we let you go, syempre. Ano pa pala? Syempre, Doc. Babati muna alam kami sa... Alam mo, ang galing-galing mo, ha? May mga ganyan ka lagi. Syempre. Ikaw, Doc, ano marami ka... Mo? Lagi kami surprise kasi, Doc. Kasi, ikaw yung magaling, Doc. Oo, nag-google kami. Bigyan na lang. Si Doc kasi talaga ang multi-awarded doctor natin dito sa GMK. Mati natin na congratulations si Doc Joseph for being named the most outstanding medical doctor and multi-awarded humanitarian hero of the year sa ginanap na The Pillars of Public Service Awards. Your leadership, your legacy. Congratulations, Doc Joseph! Hapon awarded si Doc. Ay, kasama ko si Doc Rob. Kahapon nandito si Doc Rob. Ah, yes. Kasama si Doc Rob dito nga. Oh, awardee. Awarding awardee. Pero, ano, yeah. Parang ano yata yan. Ayun, oh. Parang ano na yan, institution award. Kasi pillars eh. Hindi naman daw. Siyempre, pillars para ikaw yung sinasandigan. Sige, talaga. Kaya mo yan. Sandigan. Ayun, kitido. Congratulations, Doc. Oh, yung message naman, Doc, para sa mga kasambahin natin. Ah, okay. Ah, ganyan. Ah, siyempre, salamat sa UNTV. Salamat kay Kuya Daniel, kay Ate Arlene, and the rest of the staff, and the rest of the GMA group and GMK group team crew, diba? Directors, floor directors, executive, kay Ana, kay ano pa? Argel, diba? Oh, baka may ano, kamali ako, correct mo yan. And everyone, dahil sa inyo ay ako naging ganyan. Dahil sa GMK na ano, hindi natutunan ako. Hindi, at as you realize that this is not ano, this is very ano, biglaan na nasabihan ako. I was not to attend because I am attending another ano. Sabi ko, pumunta na lang, sige. Oh, nakakasabi ko nga again, tinanong ko sa ano. Totoo ba yan? Pinaglololo ko yan. Kasi alam mo, so anyway, sabi ko, for every award that is a gratifying thing and we give it back to the Lord, sa ating Diyos, no, lagi sabi ni Kuya, huwag ilagay sa utak na, ang dami-dami mo an award, pwede ko na ibang yan. Pero it gives you the sense of public service, kagaya nga sinabi ng award. When you say public service, lagi kang maging empathic sa iyong mga pasyente, tumulong ka. When you say empathic, alamin mo yung at least yung nararamdaman ng pasyente. That's why patients come to you kasi may mga purpose. Mm-hmm. Either the financial package, mm-hmm. Kung mababawasan mo PF, mm-hmm. Kung mabawasan mo at ngingiti ka na lang. Di okay na rin yun. And of course, at the very least, kasi as medical public servants, of course, the first and foremost thing that we need to do is to treat. Tama. Yes. To treat and not to earn money out of that. We are doctors, di ba? Lagi sinasabi ni Kuya yan. Lahat, di ba? Mga public servants. Oo. Mm-hmm. Kaysa privado or sa gobyerno. True. Diba? Dapat, ano, service lang, ha? Truth, ganun. Yun lang nga. And of course, thank you to you guys. Lagi niyo ako nare-reserve. And of course, I love my GMK, ano, team and ano, kaya tumagal ako. Ilan years na ako dito, di ba? Sabi mo, Doc, 10? More than 10 years awesome. Na tayo. Awesome. Sana mag 50. More pa, Doc. Ano natin, yes. Si Derek ko, alam niya yung bata pa. Maraming mga kwento yun, Doc. Oh my God, wag na. Hanggang doon na. Pero syempre, salamat ulit sa UNTV at bumubuo ng GMK. Diba? At Kuya Daniel at Ate Arlene. Siyempre, miss natin sila. Totoo. And the whole KDR family. Yes. Thank you na lang natin, Wish 107.5. Lahat na. Para wala makalimutan. And salamat sa inyo. Yay. Love you, Doc. Okay, once again, congratulations from Dr. Joseph Lee. And thank you for joining us today.
Nakasambahay. Yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang... Good morning, Kuya! Nagbabalik ang GMK News. Narito muli ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa bagong baryo sa bahagi ng EDSA, makikita natin sa magkabilang kalsada, sa mga papunta ng monumento sa kanang bahagi at sa kaliwang bahagi naman sa papunta ng Balintawak area, light to moderate traffic situation ang ating mararanasan sa oras na ito. Sa NLEX naman sa North Luzon Expressway, sa ngayon po ay dire-diretso po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito at wala naman po naiulat na anumang heavy traffic sa mga bahagi na yan ng NLEX. At sa drone video naman ni Jimmy Cordillera dyan sa Pardo Service Road sa Cebu City, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa mga papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito. Bahagyang tumaas ang presyo ng itlog, isda at ilang gulay sa ilang pamilihan sa National Capital Region. Kasabay nito, sinabi ng Department of Agriculture na sapat naman ang supply sa merkado. Mula sa Blumentritt Market, may live report si Harry Ilagan. Harry, good morning. Magkano ba ang itinaas ng presyo ng itlog, isda at ilang mga gulay dyan sa pamilihan? Good morning! Good morning, good morning, good morning, Kuya, good morning, Kat. Sa pagmamonitor nga natin sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila ay tumaas na nga ng 15 pesos hanggang 70 pesos ang kada tray ng itlog sa pamilihan. At samantala naman na tumaas naman ng 20 pesos hanggang 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng gasa pareke. At 20 pesos naman hanggang 30 pesos sa gulay. Sa Munoz Market, tumaas ng 70 pesos ang presyo ng kada tray ng extra small egg. Mula sa 180 pesos per tray ay 225 pesos na. 25 pesos naman nadagdag sa presyo ng medium size at 15 pesos naman sa XL. Wala namang paggalaw sa jumbo size. Samantala, tumaas naman ng 40 pesos ang per kilo ng galunggong, habang 20 pesos naman ang nadagdag sa presyo ng tamban, bangus at tilapia. Ang talong tumaas ng 30 pesos, dating 130 pesos kada kilo, ngayon ay 150 pesos na. 20 pesos naman ang nadagdag sa presyo ng ampalaya, kamatis at carrots. Mabibili naman sa 100 pesos ang kada kilo ng pechay Tagalog, dati ay 50 pesos lang. Ayon kay Asik Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, sapat pa naman sa ngayon ang supply ng gulay, itlog at isda sa mga pamilihan, kaya walang dapat ipangamba ang mga mamimili. We're happy na hindi masyadong naapektuhan yung Calabarzon, kasi Calabarzon yan yung malapit sa Metro Manila na source ng gulay natin, lalo ng pakbet. Yung Banahaw, yung part ng Banahaw doon sa ating upland vegetables. So we're not much worried. May konting pagtaas siguro, but hindi masyado. Samantala, mamibili sa ilang palengke sa NCR ang mas mababang presyo ng bigas. Katulad sa Commonwealth Market, makakabili na lang ting 42 pesos hanggang 44 pesos per kilo ng well milled rice. 48 pesos hanggang 50 pesos naman ang kanilang regular milled rice. 53 pesos hanggang 57 pesos kada kilo ang premium rice at 58 pesos hanggang 60 pesos sa special rice. Opo, mabili naman po yung 42 kasi mababa nga daw po. Tapos kung pipila sila sa Kadiwa, hassle pa, tsaka yung layo. Kaya dito na lang sila kumukuha. Kat, dito naman sa Blumentritt Market, nasa 47 hanggang 48 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice. Lalo naman sa 50 pesos hanggang 50 pesos ang presyo ng regular milled rice. Yan yun ang update. Kat! Maraming salamat, Harry Ilagan, live mula sa Blumentritt Market. Dinomina ng pambato ng Pilipinas na si Nesty Peteso ang kalaban nito na si Jasmine ng India
para sa women's 57-kilogram division ng boxing event ng Paris Olympics. Nagwagi via unanimous decision si Petesio sa round of 32. Dahil dyan, buhay pa ang kampanya para sa gintong medalya ng Tokyo Olympics silver medalist na si Petesio para sa ating bansa. Susunod na makakalaban ng 32-year-old Filipina boxer ang pambato ng France na si Amina Sidani sa round of 16 sa darating na Sabado, alas 2 ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Ian at Tini. Thank you sa ating mga anchors, Kat, Mel and Celine. Ito, food trip na tayo. Nakakita na ba kayo ng waiter pero robot? Yan yung isi-share. Ah, okay. Ay, wala. Pero nakakita na ako. Ako rin nakakita na ako ng ganyan. Meron kasi isang restaurant sa Baguio City na napuntahan na nga ni Tini na gumagamit ng robot waiter dahil sa laki ng lugar at dami ng customers na pinagsisilbihan. Patok na patok kasi ang kainan na to sa mga turista at maging sa mga local residents doon. Alamin natin kung saan yan dito sa ating food trip. Hanap nyo ba'y affordable pero masarap at sulit na kainan dito sa City of Pines? Hindi makukumpleto ang Baguio experience nyo kung hindi kayo dadaan dito. Tara, samahan nyo ako! Alamin natin kung bakit famous ang Good Taste Restaurant dito sa Baguio City. Ito ay nasa 6-story building at bawat floor ay nakalaan para sa dining. Kilala ang Good Taste Restaurant sa mga masasarap na pagkain at generous amount ng servings. Kaya naman, patok ito sa mga magpapamilya at magbabarkada nang hindi mabubutas ang inyong bulsa. Puntahan natin ang isa sa mga sikat na restaurant dito sa Baguio City, ang Good Taste Restaurant. Okay, so after ng blockbuster na pila natin sa labas kanina para makapasok dito sa loob, ay finally narito na po ang ating orders at umorder po tayo ng ilan. Some of their fast-moving items. Ito nga po yung ating Good Taste Rice. Meron po siyang malaking slice ng chicken, chop suey, lechon kawali, fried egg, and rice. So, sulit na sulit. And then we also have here Mickey Bihon Pansit. At napakarami rin yung sahog. Yan. Napakasarap. At syempre, meron po tayong ito po yung tinatawag nilang lechon beans. So, siya po ay lechon kawali with fried beans. At syempre, yung kanilang talagang pinaka-order dito sa restaurant ang buttered chicken. Yan. At syempre, meron tayong soup. Ang tawag po nila dito ay bird's nest soup. Meron din kaming isang bowl of rice. This will serve 8 persons. Titikman natin lahat yan para malaman natin kung gaano kasarap ang kanilang mga food dito sa Good Taste Restaurant. Tara guys, kain tayo! Titikman muna natin yung soup. Malasa siya. Tapos ano siya, meron din siyang ano, parang siyang egg drop soup. Pero meron siyang mga kasamang vegetable. Meron din mushroom. Tapos meron silang sinamang quail egg. Manaman natin yung pansit. Masarap din siya, pero kailangan natin ng kalamansi para ma-balance yung taste. Pero masarap siya. Hindi siya maalat. Try natin yung buttered chicken. Malasa yung sauce ng buttered chicken. Kaya ito sa isa ito sa mga best selling na pagkain dito sa Good Taste. Masarap siya.
Try naman natin tong lechon beans. Yung beans is fried siya. Fried beans, or siguro ginisanin nila ito. Lechon kawali. Malambot. Malambot siya. Tapos malutong yung balat. Masarap. Mas masarap siya pag may rice. So, isushare natin sa kabilang table. Dahil yung amount ng food na in-order natin is actually good for 8 to 10 persons. So, isushare natin yung iba sa kabila. So, kung kakain to kayo dito sa Baguio City, the best mo talaga dito sa Good Taste Restaurant. Lalo na kung sa malaking group, kagaya ng mga magpapamilya, magbabarkada. So, affordable yung price. Dahil napakalaki ng restaurant na ito, they use robot waiters that serves dishes to tables. Pwede rin kayong mag-take out ng breads and pastries from their bake shop. To end our meal, we also tried their variety of cakes. Para sa aming food trip experience dito sa Good Taste Restaurant, the food is great, the service is excellent. Kaya naman, isa ito sa mga must visit para sa inyong Baguio food trip. Shoutout po muna sa ating Baguio and La Union production team kina Winnie Perez, Jeremy Lam, Jigs Ilar, Edward and William Maborang, Barry Joy Bulaoy, Marman Garcia, Juliet Maborang at kay Christian Bumatay. O ano na nga yung experience mo dyan? Yung share ko talaga yung sa robot. Tsaka masasarap yung food talaga. Tapos mura lang siya. Tapos magugulat ka dun sa serving. Kasi ay, ilan kinain mo? Ano, 10. Hindi ko na nagpansit yata kami. Tapos yung chicken. Tapos may iba pa akong mga nakain, parang lima yata yung binili kasi namin ng mga ulam. Tapos mga 10 kami, may mga natira pa. Mura lang ba? Oo, sobrang affordable niya lang. Parang sa 10 namin na yun, mga nasa 2-5 lang siguro yung nagastos namin. Mga ganun. Tapos ang lalaki na ng serving, busog-busog na talaga kayo. Tapos pagbaba mo pa, kasi second floor hanggang second, third floor yata ito. Malaki. Tapos dun sa pinakababa, dun ka naman yung kanilang bake shop. So pwede ka rin umorder ng cakes, ganyan. Tapos talagang ang haba ng pila yun. Minsan nga mas mahaba pa yung pila kasi sa pagsistay mo para kumain. Dahil sa sobrang daming gustong makakain dito. Talaga? Tsaka yung oras ng pagkain namin, talagang alanganin na yung oras. Ang haba pa rin ng mga 9 magte-10. Nang gabi. Kasi galing kami ng Mount Pulag noon. Tapos pauwi na kami dito sa Nagpunta nga kami ng Baguio Yan yung pinuntahan namin kasi sumuko na lang kami kasi sa sobrang haba ng haba talaga. Kain na lang tayo. Ibig sabihin talagang sulit. Binabalik-balikan. O baka kung saan pa tayo mapunta at magutom kayo lalo. Usapang mga pets muna tayo. Sino ba sa inyo ang gustong mag-alaga ng exotic animals pero hindi alam kung ano ang pwede ninyong alagaan? Nako, kayo gusto nyo ba exotic? Exotic? Iguana. Iguana. Siguro pinaka gusto ko lang talaga ahas. Gusto kong makapag-alaga. Ahas? Oo, yung ball python, di ba? Nakapag-ano na tayo, nakahawak tayo. Para mabait kasi sila. Tamang-tama yan mga kasambahay dahil yan ang ituturo sa atin ni Mr. Ian Asuzano na isang exotic animal lover. Bukod dyan, ipakikilala rin niya sa atin ang isang exotic animal na kung tawagin ay tegu. Panoorin niya dito sa Pet Talk. Reptiles, the scaly creatures of the wild. Some of them are often viewed as terrifying beasts, with tough armored scales and sharp eyes that see through murky waters. But have you ever wondered, can such a wild and tough animal be a pet too? Sa tanong na anong pet ang meron ka, kadalasang sagot ng mga tao ay aso, pusa, hamster, rabbit at lahat pa ng iba't ibang mga makikita sa loob ng bahay.
Interestingly, may mga tao pa rin na mas pipiliing mag-alaga ng mga exotic animals na talagang hindi pangkaraniwang ginagawang pet ng mga tao. Kaya naman tara, samahan nyo kaming kilalanin ang isang exotic animal lover at alamin natin ang kanyang mga kakaibang alaga. Hi everyone, I am Ian Gabriel Asuzano, a fifth year student of veterinary medicine, and I am from the Organization of Society for the Advancement of Veterinary Education and Research, also known as Saver and Lady Saver. Well, an animal is considered as a reptile pag hindi siya furry, for one, and at the same time, pag cold-blooded din siya, and at the same time, kung naglilay siya ng soft eggs. One of the most common examples right here is a ball python. We have bearded dragons, leopard geckos, and tortoises. Well, one of the common misconceptions about reptile keeping or the keeping of exotic animals is that sinasabi nila all reptiles are venomous, which is hindi naman po totoo. And speaking of reptiles, Ian, kasama natin dito ay, ano ba siya? Isa po itong Argentine black and white tegu na isang reptile. Reptile. Anong specific na reptile siya? Kasi nung una ko nakita, akala ko nung una buhay yung kasama natin. Kasi yung katawan niya mukha siyang crocodile. Oo, actually. Tsaka yung snout ba yung tawag dun? Oo. Pero ano ba talaga siya? Crocodile ba talaga siya? More on the family of lizard siya. Hindi siya crocodile, pero mas malapit siya sa ating mga monitor lizards. No? Nandun siya sa family na yun. Na, ano kinaiba nila sa mga crocodiles? Kasi ako, sorry, hindi ko kasi alam kung ano ba talaga pinakaiba ng lizard, ng crocodiles, alligators. So, basically, yung pinakaiba nila is that ang crocodiles are... Ang habitat nila is at bodies of water. Wherein, 100% ng diet din nila is carnivorous, so protein. And on the other hand, ang ating mga tegus, no, 50-50 ang diet niyan, no, they're omnivorous, so they eat fruits, no, vegetables, and protein din. So yun yung pinagkaiba nila. Sinasabi natin tegu, di ba? Yeah. Ano ba yun? Ano ba yung tegu talaga? Tegu is a monitor type of lizard wherein pwede silang gawing pet. No, they're known to be docile, and at the same time, yung diet nila as pet, kayang-kayang bilhin sa market eh. Mas ano madali. Ano bang kinakain nila na, kunwari di ba, usually kasi in the wild may kinakain sila. Pero kapag, yun, dun sa mga interested natin magkaroon ng pet na tegu, ano yung mga usual na pinapakain nyo sa kanila? Ang usual na pinapakain is yung mais. No? So, basically, ang diet nila is 90% protein and 10% vegetables and fruit pag hatchling. When they get older, bumababa yung protein. So, nagiging 40% protein, tapos the rest is vegetables and fruits na. Pag-usapan naman natin, kasi one thing is having them as pets, like bonding with them, pero paano mo siya ma-acquire naman legally? Like, ano yung mga permits na kailangan for you to have a pet like that? First, no, you need to go to a shop that sells exotic animal with legal paper, of course, na nagipag-work or nagipag-ugnay sa DNR. Then after that, bibigyan kayo ng receipt after you buy your animal or your pet reptile at the shop of whatever you want of your choice. Dadalhin nyo yung resibo nyo and your ID sa DNR, then it will be under your name na after ma-register ni DNR, and then we'll give you a code na specific para sa'yo lang. Ang mga reptiles ay madalas na kinatatakutan ng mga tao dahil sa kanilang kakaibang anyo. Pero tulad ng mga pangkaraniwang pets, pwedeng-pwede rin natin gawing alaga ang mga exotic animals basta't ma-acquire lamang natin sila sa legal na paraan. Laging tandaan, ang pag-aalaga ng kahit na anumang hayop ay hindi panandalian lamang kundi isang pangmatagalang responsibilidad. Shout out po muna
sa ating Bread Production Team kay Andy Jeronimo, Lara Alsa, Elisa Makalalag, Romina De Guzman, Jillian Sepulveda, Janelle Lucena, Michael Latoha, Isaiah C., Cesar Romulo, Alvin Herona, Aldine Reyes, and kay Tito Virgil Villanueva. Yun. Totoo naman yung sinabi ni Tito Verge kanina na yung pag-aalaga ng mga pets, talagang responsibility yan na hindi lang pansamantala. Dapat talaga maging maalaga ka at syempre alamin mo kung ano yung mga pangangailangan ng pet mo, lalo na kapag ganitong exotic. That is so right. Ngayon naman, shoutout muna sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina meron tayong tinanong sa kanila, no? At ang tanong natin ay, kung meron silang kaibigan na ubod ng kayabangan, paano ba nila siya pakikitunguhan? Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang comment ni Mary Ann Rodriguez, pinakikisamahan pa rin ng maayos. Diiimik pag nagyayabang siya. Diyan siya masaya eh. Magbabago din yon pag ang makakasama niya ay mabuting tao. Magpasensya. Diyan siya masaya eh. Bigay mo na sa kanya. Galing kay Marilu Aguelo, huwag mong iiwanan yung kaibigan mong mayabang. Kapag natiis mo siyang mapayuhan ayon sa Biblia, may awa ang Diyos. May hikayat mo din siyang maging mabuti. Mm-hmm. Ito naman ang komento ni Jedrick De La Cruz. Kung may kaibigan man ako na ubod ng yabang, pagsasabihan ko siya sa mahinahon na paraan na ang dulo palagi ng kayabangan ay kahihiyan. Hindi nila kailangang magsinungaling para lang maramdaman nila na belong sila sa pagkakaibigan nila. Tama. Check yun. Hirap nang magkaroon ka ng kayo. Tama naman natin yung mga anchors natin kasi nakabanter tayo kanina. Oo. Ano nga naman ba? May mga ganun experience ba kayo sa mga naging kaibigan before na maraming kwento? Adibs-adibs. Kayabang, bida-bida. Hindi, siguro kasi mga friend ko, quality friends. Wow. Yeah. So, hindi quantity eh. So, kumbaga, talagang minsan tinipili ko rin talaga yung pinakikisamahan. Ikaw, Kuya Nel. Quantity and quality. Marami naman tayong kaibigan. Pero syempre, nandun yung pakikisama, tsaka pagtuturo, tsaka maging halimbawa. Absolutely. Perfect. Ikaw naman. Wala yan sa lolo ko. Siya pala yun. Siya pala. Meron naman yata, no, hindi mawawala talaga na sa circle of friends. May isang ganun talaga. Pero siguro, isang way, kung talagang kaibigan ka, pagsasabihan mo yung kaibigan mo. Kasi mahal mo yun eh. So, syempre, kapag may ginagawa siya na makikita mo na pupunahin ng ibang tao, dapat mauna ka na para mabago na niya yun agad sa sarili. Awat tulong ng Diyos, syempre. That's right. That's right. O sige, since topic ng pagkakaibigan, gusto ko lang i-greet ang aking friends na happy birthday kay Miles and hi din kay Nika and of course, aking mommy and daddy. Gusto ko lang din batiin si Ninyo ng belated happy birthday at good morning kay Kuya Chito. And of course, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at LU Complex, Calvary, Mekawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. At sa aking wife, good morning si Leia. At yung sa aming handler ngayon na napaka-critical, si Ate Maris. Hello, good morning. Maris. Gusto ko yung critical. Good morning then. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins, at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic at natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-573. Also available online and selected Mercury drug outlets. And thank you, Dr. Jose Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic orthodontics and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, you may visit their Facebook and Instagram page, or you may visit the clinic at 161 Unit 1, 3rd floor, Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number 0917-312-5742. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360.
Unleash your inner glow with Seduction International. Dive into a world of luxurious skincare and beauty products packed with nourishing plant-based ingredients crafted to rejuvenate every skin type. Join their growing network by becoming a distributor or reseller. Don't miss out on the chance to be part of Seduction International. Visit seduction.com or connect with us on Instagram at Seduction International. Thank you, Ms. Corazon Carlos, CEO of Seduction International, for bringing this radiant opportunity to life. Good morning sa aking Mom C. Hello, Mom C. Samantala, susunod na sa ilang sandali ang programang Huntahang Legal. Magkita-kita po tayo ulit bukas, God willing, at sabay-sabay tayong bumati ng isang Good Morning Kuya!